ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Ay sagrado. Kaya po naman patuloy na binabantayan ng buong puwersa ng ABS-CBN News ang halalang ito sa iba't ibang sulok ng bansa. Mula po sa botohan hanggang sa bilangan. Kapamilya, may 26 na minuto na po kayo para matapos ang pagboto. Magsasara ang botohan alas 7 ngayong gabi. Aberya sa ilang vote counting machines at SD cards na nagdulot ng mahabang pila sa ilang polling centers, yan po ang sumalubong sa ilang botante ngayong halalan. At live mula sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City, nagpa-patrol Zen Hernandez. Zen, kanina pa yung problema na yan, na-resolve na ba? Henry, may mga naayos, may mga pinalitan, pero merong mga hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagana. Sari-sari ang naging aberya. Pero dito sa President Corazon C. Aquino Elementary School o PKS dito sa May Quezon City, pagbukas pa lang ng botohan, kaninang alas 6 umaga may 2 BCM na ang hindi agad gumana. At pagsapit ng hapon may 2 pang BCM ang nadagdag. May isa rin BCM na nagkaroon ng paper jam. Ayon yan sa head ng DepEd Supervisor Officials nitong eskwelahan. At dahil nga panglima sa may pinakamaraming botante itong PKS, yung mga ganitong aberya at pagkaantala ay mabilis nagdudulot ng abala at mahabang pila. Marami ang nagtiyaga sa ganito kahabang pila sa ilalim ng tirik na araw para lang makaboto. Ang iba, 2 oras ang binuno bago makapasok sa polling center. Pero lalo pang nadismaya ang botanteng si Gemma pagpasok dahil panibagong pila na naman ang bumungad sa kanya. Sira pala kasi ang VCM sa kanilang clustered precinct. Katulad ko, wala pa nga akong almusal, ma'am. Kasi ang pagkaintindi ko, ma'am, pwede na agad pumasok. So ngayon, sobrang hirap kasi ang dami-daming tao, dikit-dikit din, hindi mo masabing social distancing na. So mahirap talaga. Naantala ang pagboto ng 4 oras dahil hinintay ang opisyal na instructions mula COMELEC. May problema ang SD card at kailangan palitan. Kaya ang mga botante, kailangan pumirma ng waiver para ipagkatiwala na lang ang feeding ng balota sa mga election board oras na maayos ang VCM. Bagay na ayaw ni Gemma. Pumayag siyang sagutan na ang kanyang balota matapos ang 6 oras sa paghihintay. Pero babalik para hintayin maayos ang VCM. Iniisip ko talaga, baka masayang yung boto ko, ma'am. Kasi hindi mo maubos maisip o makita kung naipasok mo yung boto mo o hindi. Kasi hindi mo na siya nakita, ma'am, na ipinasok eh. Iyon ang concern ko ngayon, ma'am. 2 pang VCM ang nasira dahil pa rin sa problema sa SD card. May nagkaproblema rin sa printing pero madali itong naayos. Nagkaproblema rin sa ibang polling center sa QC. Inabot ng 3 kilometro ang pila sa Kulyat Elementary School dahil sa mga VCM na iniluluwa ang mga balota. Ginawa na ng paraan, pinapahinga na, tinututukan na ng electric fan, ayaw pa rin siyang gumana hanggang ngayon. Yun po ang isang problema. At hindi lamang dito sa presinto na ito, kundi mayroon pang ibang mga presinto na nagkakaroon din ng problema. Yun din pari-parehas lang din ang problema na
hindi binabasa ang boto ng mga botante. Nagiging sigurista rin ang mga botante na gusto nila na mabasa talaga at magkaroon ng resibo. Parang nawawalan ka ng lakas. Nasayangan ako sa boto ko. Apat na vote counting machines din ang nagloko sa iba-ibang polling center sa Marikina City. Mahigit 3 oras naghintay ang maraming botante sa San Roque Elementary School Clustered Precinct 1 na maayos ang VCM nang mag-paper jam matapos ipasok ang unang balota. Uminit din ang ulo ng mga botante sa Mariano Ponce Elementary School sa Maynila dahil sa problema sa SD card at pagbasa ng balota ng 2 VCM. Una-una nahirapan ako paghanap ng presinto ko. Ngayon nandito na ako dahil kaya ako maagang pumunta dahil gusto ko matapos akong maaga kasi aalis ako. At saka ayoko rin ng crowded dahil sa pandemic, right? Pagdating mo dito, ganyan ang sitwasyon. Ano mararamdaman mo? Maiinis ka ba o matutuwa? Ako hindi. Naiinis ako talaga. Na-stress na ako. High blood na ako. Naiinis na ako. Na-high blood na ako. Maganda yung pila sa baba. Pagpapasok dito, ayun na. Nakita ko na yung mga number ko. Lahat-lahat na. Okay na. Tapos wala naman yung machine. Sira. Sa protocol ng COMELEC ay talagang ang mga miyembro ng electoral board ang bahala sa batch feeding ng mga balota na naapektuhan ng aberya sa VCM. Oras na ito ay maayos. Pero yun nga, dahil parang may trust issues dito, Henry, ang ilan sa ating mga botante ay parang masakit din ito sa damdamin ng ating teachers dahil sinikap daw talaga nila na maging maayos ang halalan ngayong araw. Yun nga lang, itong mga technical issues ay hindi na nila kontrolado. Sinisiguro naman nila na walang mangyayaring dayaan dahil lahat ng insidente ay nakasulat o nakarecord sa kanilang minutes. Bukod pa dito, yung pagbabantay talaga ng mga poll watchers. Sa atin namang pinakahuling update, yung mga 4 na VCM dito na may problema ay papalitan ng SD card pero manggagaling pa yan sa Cavite. At target na dumating yan dito ngayong 7 PM. Pero kung hindi aabot sa cut-off ay handa ang ating mga miyembro ng electoral board na mag-extend. Henry. So, paano yan, Zen? Gano'ng kahaba pa ang pila sa mga sandaling ito? Mga 20 minutes na lamang bago yung cut-off. Henry, yung mga apektadong botante, ano? Marami daw dyan, sabi ng ating mga electoral board members dito, ang hindi pumirma ng waiver. Ibig sabihin, hindi sila pumapayag na yung mga miyembro ng electoral board ang magsusubo nung kanilang balota sa VCM. So, ang desisyon nila talagang maghintay dito. Medyo hindi naman na ganun karami yung pila sa aking nakikita. Pero the fact na may natitira pa rin dito mga botante, ayon sa mga electoral board members, kailangan nilang i-accommodate yan at hintayin talagang maayos ang issue. Henry. So, meron pang nagbabantay ng mga botante sa boto nila, yung mga hindi pumirma. Pero kanina, yung si ate, no? Ang after 6 hours, napilitang siyang pumirma na lang at gawing manual na lang. Pero meron pa ba na nagbabantay pa rin hanggang sa ngayon at hinihintay na maging maayos yung vote counting machine? Meron, Henry. Meron pa rin. Kaya ang desisyon talaga nitong ating head ng DepEd Supervisor Officials dito sa eskwelahan na ito ay mag-extend kung talagang hindi maayos agad. Dahil meron at meron na mga botante na ayaw pumayag doon nga sa protocol na yon na iba yung mag-feed ng kanilang mga balota. At last minute din, may mga nagdadatingan pang mangilan-ilan na lang, Henry, no, na mga botante humahabol. So hanggat na nakarating sila dito within the 7 PM cut-off, within 30 meters dito sa eskwelahan, ay i-accommodate pa rin sila. Sabi ng mga nakausap ko dito ng teachers, dati-rate nangyayari na ito, no? Pagka marami pa rin natitirang botante, minsan nag-extend pa sila na hanggang 7 oras. Ganyan yung in-extend nila noong 2010 elections dahil sa dami ng mga botante. Henry. Ang problema rin yung disenfranchisement.
Meron ka bang mga na-monitor na mga nawalang gana na lang at umuwi na lang? Nako, Henry, meron. Kasi iba-iba yung sitwasyon ng ating mga botante, di ba? Yung iba, may panahon na talagang maghintay buong araw para sa kanilang mga boto at maayos yung issue sa VCM. Pero may iba, tayo mga kababayan, may hanap buhay din, ano? May iba nagtitinda. So, hindi nila pwedeng i-give up, no? Yung kanilang hanap buhay ng buong buo at, you know, walang kikitain sa isang araw. Mahirap yun para sa kanila. Kaya may mga gumawa ng masakit na desisyon na umalis na lamang, Henry. Maraming salamat, Zen Hernandez! Ilang minuto na lang ang nalalabi at isasara na po ang botohan sa Tenement Elementary School na may pinakamaraming botante sa buong bansa. At live mula Taguig City, nagpapatrol si Jackie Pascual. Jackie, marami pa ba ang nakapila ngayon sa eskwelahan? Karen, kakaunti na lang ang mga taong gustong pumasok o pumapasok sa Tenement Elementary School dito sa Taguig. Ang gate sa likuran ko kanina ay napakarami ang mga tao nagsisiksikan kaninang umaga, mahaba ang pila, pero sa ngayon ay kakaunti na lang ang pumapasok at humahabol para makaboto bago mag-alas 7 ng gabi. Higit 46,000. Yan ang bilang ng mga botante dito sa Tenement Elementary School, kaya halos hindi maubos-ubos ang mga tao kanina. Madaling araw pa lang, marami na ang pumila, marami rin ang di-alintana. Ang tirik na araw, basta't makaboto lang sila. Ang Tenement Elementary School ang may pinakamaraming bilang ng botante sa buong bansa. Pero ayon sa principal na si Cheryl Fernandez, naging maayos naman sa kabuuan ang naging proseso ng pagboto. Isang vote counting machine ang nasira mula sa higit 60 presinto. Pero paalala ni principal, pagpatak ng alas 7 ng gabi, wala nang makapapasok sa eskwelahan. Ang papayagan na lang na makaboto ay yung nakapila pa sa labas ng polling precinct. Talog na sila ng school, pawubutuhin pa rin sila, pero yung malayo, 7 o'clock, malayo pa sila sa school, hindi na sila makahabol talaga. Papasara ko na rin ang gate. Karen, malalaman mamaya kung ilang libo ang voter turnout dito sa paaralan na ito ngayong halalan. Para sa halalan 2022, Jackie Pascual, ABS-CBN News. So Jackie, malinaw lang no, may 60 vote counting machines sa eskwelahan na yan, isa lang ang nasira, napalitan ba yun? Yes, tama ka rin. Isa lang ang nasira sa mahigit 60 mga vote counting machine dito sa paaralan. At napalitan ito ng COMELEC agad-agad kasi nagkaroon ng hindi mabasa ng vote counting machine ang balota. Kaya ang ginawa, hindi nila maayos on-site. Kaya for replacement ang naging hatol o ang nangyari. Kaya after 2 hours ka rin, napalitan ng COMELEC at nagtuloy-tuloy ang botohan sa naturang presinto. Karen? Maraming salamat, Jackie Pascual. Samantala, maraming botante ang humahabol pa rin na makaboto sa Magat Salamat Elementary School sa Maynila po ito bago opisyal na magtapos ang botohan sa buong bansa. Ngayong alas 7 po yan ang gabi. At live mula Tondo, Maynila, si Lady Vicencio. Lady, kamusta naman? Marami pa bang nakapila or may problema ba sa mga VCM dyan? Karen, bago nga magtapos ang botohan ay pinayagan na yung mga botante na nakapila kanina dito sa labas ng eskwelahan na dumiretso na doon sa loob ng eskwelahan at hindi na kailangang pumila dito sa labas ng Magat Salamat Elementary School. Kaya naman sa ngayon wala na tayong makikitang pila dito sa labas, pero pagdating doon sa loob ng holding area meron pa ring mga botante na naghihintay na makaboto ngayon at umaasang makakaboto pa sila ngayong halalan.
May mga nakapila pa ngayon sa mga presinto na may pinakamaraming registered voters tulad ng Barangay 62 at Barangay 38. Ayon sa principal ng Magat Salamat Elementary School, malaking hamon sa kanila ang halalan ngayong taon dahil sa pagpapatupad ng COVID-19 safety protocols. Limitado ang pwedeng pumasok sa mga presinto at pati na sa holding area. Kanina hindi agad nakapasok ang mga botante sa paaralan kaya naman humaba ng husto ang pila sa labas. Marami ang nabilad kanina sa araw habang naghihintay. May ilang matatandang dumaing naman ng pagkahilo dahil sa init. Nasugatan din ang isang watcher dahil nahilo at bumagsak dahil sa init. Samantala, hindi naman nagamit ang vote counting machine sa Barangay 38 dahil sa nasirang SD card. Ang resulta, bumoto ng mano-mano ang mga botante. Ang problema nga lang ay sa Laguna pa manggagaling ang kapalit nito kaya babantayan muna ng Electoral Board at poll watchers ang mga balota hanggang dumating ang mga ipapalit na SD card. Sa ngayon, Karen, ilang minuto bago opisyal na magsara ang botohan, meron pa rin mga ilang botante na paisa-isang pumapasok dito sa loob ng Magat Salamat Elementary School na umaasang makakahabol pa sila sa pagboto ngayong gabi. Pero pagpatak ng alas 7 ng gabi ay isasara na ang gate ng paaralan na magiging hudyat nga ng pagtatapos ng botohan dito. Karen? Paglilinaw, lady, isang VCM ang nasira dyan dahil naman sa yung SD card defective. Yes, Karen. Sa katunayan ay dalawang VCM yung nagkaroon ng problema dito sa Magat Salamat Elementary School ngayong araw. Yung isa ay paper jam yung naging problema kanina pero agad itong naayos. Yung VCM ng Barangay 38, yun ang nagkaroon talaga ng problema at hindi na talaga nagamit hanggang ngayon. At ayon nga doon sa mga pumunta rito na taga Comelec NCR ay problema sa SD card na yung kailangang solusyonan. Kaya ang dapat lang na gawin dito, papalitan na talaga yung SD card ng VCM na manggagaling pa sa Laguna. Ayon sa Electoral Board, sa ngayon, hindi nila alam kung anong oras darating yung SD card na ipapalit dito sa VCM na ito. Kaya hindi rin nila alam kung hanggang anong oras sila mag-aantay dito kasama ang mga poll watcher, Karen. Alam mo, lady, nakakabangala ang balita na yung SD card manggagaling meron sa Laguna, may galing sa Cavite. Tanong ng ilan, bakit wala bang pwedeng galing sa Quezon City? O kahit man dito sa Manila, anong dahilan? Karen, tinanong din natin yan kanina dito sa Electoral Board, dito sa Magat Salamat Elementary School, kung bakit sa Laguna pa manggagaling yung SD card na gagamitin dito. Pero sinabi nila ay Comelec daw ang nakakaalam kung bakit. At ang iniisip nila ngayon ay baka doon yung warehouse ng Comelec Election and Action Center na rumiresponde dito dahil sa aberya, Karen. Oo. So lady, nangangahulugan, since dalawang VCM ang nasira, no, at hindi umubra dyan, pumirma ng waiver ang mga botante at kumbaga isinuot lang nila doon sa Comelec box ang kanilang mga balota kasi hindi nila pwede isaksak yun sa VCM. Kumbaga tiwala na lang ito. Yes, tama ka rin, Karen. Yung mga nakausap natin kaninang umaga na mga nakapila rito na mga botante, lalong-lalo na sa Barangay 38 na hindi na talaga gumana yung kanilang VCM, marami sa kanila ang dismayado. At sinasabi nila na gusto sana talaga nila na makikita nilang ipapasok o i-feed doon sa VCM yung kanilang balota para makuha din nila yung resibo at makikita nila kung kugma ba yung kanilang ibinoto doon sa lalabas na naibilang doon sa VCM. Pero binigyan nga sila ng choice kung sila ba ay boboto na ngayon o boboto na lang maya-maya. Sabi hapon, baka pwede na yung VCM pero marami yung bumoto na kaninang umaga pa lang dahil sayang naman daw yung kanilang pagpila ng matagal at yung iba ay papasok pa nga rin daw sa kanilang trabaho ngayong araw, Karen. Alright, maraming salamat, Lady Vicencio. Sa kabila ng mga aberya sa simula ng pagboto kaninang umaga, iginiit po ng Comelec na tagumpay pa rin ang halalan. Live mula sa Comelec sa PICC Forum sa Pasay City, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ba ang assessment ng Comelec sa halalan? Bernadette, panlibang automated election na nga ang halalan 2022 pero marami pa rin aberya sa makina. Bagamat aminadong may aberya,
e tagumpay pa rin ang halalan 2022 para sa Commission on Elections. Alam mo Bernadette, isang oras bago mag-umpisa ang halalan, aminado ang COMELEC, may mga aberya pa sa final testing and sealing ng mga vote counting machines. Hindi natapos ang FPS sa 47 presinto sa Barm, isa sa Socorro Oriental Mindoro at isa sa Silvino Lobos, Northern Samar. Sa Cotabato City, natakot ang mga electoral board na mag-duty kaya pinapalitan sila ng mga pulis na trained magdaos ng halalan. Meron pang naghang na VCM. Bandang alas 7, iniulat ng COMELEC na may dalawang presinto sa Maging, Lanao del Sur na nagkapalit pa ng balota. Naantala ang botohan sa Cotabato City kasi nga nakapila pa para kumuha ng balota ang mga electoral boards na binubuo ng mga taga-PNP sa 14 na presinto. 175 electoral board sa lungsod ang kinailangan palitan ng PNP dahil natakot ang orihinal na electoral board sa seguridad. On and off daw ang kuryente sa Bukidnon na agad namang tinugunan ng DOE. Halos daw lang 1,000 aberya ang naitawag sa COMELEC. Ayon nga kay Commissioner Garcia, kahit papasado ang mga makina sa FPS, agad naman daw naayos ang karamihan sa mga ito. Kaya mga 50 lang ang DCM na kinailangan palitan, karamihan dito sa NCR ayon kay Commissioner Marlon Casquejo. Ayon naman kay Casquejo, 880 na VCM ang kinumpuni matapos madiskubring depektibo sa final testing and sealing. Kaya nadagdag ito sa mahigit 1,000 contingency VCM at mga VCM na ginamit sa roadshow ng public demonstration. Para sa COMELEC, hindi dahilan ng aberya para maantala ang botohan. Dahil protocol naman ng COMELEC na pag may aberya sa makina, tuloy ang pagboto gamit ang mga balota. Yun nga lang, imbis na ihulog ng botante mismo sa makina at makita kung nabilang ng tama ang boto gamit ang Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT o resibo, titipunin na lang ng electoral board sa mga balota at sabay-sabay na ibabatch feed kapag may makina na at bantay sarado ng watchers. Pwede rin magantay ang mga botante ng makina para personal na ma-feed at ma-check ang resibo ng botante. Aminado si Casquejo, ang scanner nga ang makina ng karaniwang problema. O ang scanner ng mga makina ang karaniwang problema. Tinanggi naman ng COMELEC na tatago sa balota ang marking pen at makakaapekto sa boto sa likod. Ayon nga sa COMELEC, luma na nga kasi itong ilan sa mga makina. Bago natapos ang araw, 168 na VCM at 176 na SD card ang lumabas na depektibo sa botohan at kailangan palitan. Pero ayon sa COMELEC, mas konti pa ang mga depektibong makina ngayon kumpara noong 2019 na umabot ng 5,000 ang mga depektibong makina. Ayon nga kay Commissioner Casquejo, yung ibang makina ay ginamit 2010, 2016 pa. At lampas na doon sa parang pinaka-maximum number na mga pwede niyang iskan na dokumento. Pero pinaninindigan naman ni Commissioner Garcia na kontrolado ng COMELEC ang sitwasyon. Ibinalita din na ni Commissioner Amy Ferolino na marami lang natanggap na ulat ng vote buying ang task force kontra Bigay at dinulog na nila ito sa National Prosecution Service. Inatasan rin ang PNP na aksyonan ang mga caught in the act sa vote buying. Maayos naman ang seguridad ng halalan ayon kay Chairman Saidamen Pangarungan. At, pero sa kabila nga ng mga aberya, napuna nga ni Commissioner Garcia na blockbuster ang mga pila sa mga presinto. Kanina namang alas 3 ng hapon, nag-convene ang COMELEC bilang National Board of Canvassers para sa senador at party list. Bahagi ito ng protocol ng COMELEC na para mapagana na ang consolidation and canvassing system na tatanggap ng transmission ng mga resulta mula sa mga provincial, city at municipal boards of canvassers. Kumbaga, nakaabang na ito para pag natapos ang botohan at nagbilangan na, bukas na ang CCS at matatanggap ang resulta. Pero dahil hindi pa nga tapos ang botohan at wala pang resulta sa mga presinto at city, municipal at provincial boards of canvassers, nagsuspende na muna sila ng sesyon hanggang 1 p.m. bukas. Sesyon lang ang sinuspende, aliliwanagin ko yan. Hindi pa nagsisimula ang canvassing kasi nga wala pa namang botong bibilangin. At ito nga ang opisyal na bilang na magsisimula na bukas alauna ng hapon. Pero ngayong gabi, makakakuha na ang publiko ng resulta mula sa transparency server na iba pa dun sa NBOC. Samantala, wala namang balak ang COMELEC na mag-extend ang oras ng botohan, pero lahat naman ng nasa 30 meters malapit sa presinto, pabobotohin kahit alas 7 na. Sa pinakahuling ulat, may 15 insidente ng karasan na naitala ang mga otoridad, pero mapayapa pa rin daw maituturing ang halalan. At sa punto nga ito, makakasama natin si Commissioner George Erwin Garcia para sa kanyang assessment sa halalan. Sir, unang tanong ko, bakit po nasabing successful ang halalan kahit pa may mga aberya tayong na-record?
lahat naman ng mga proseso, kahit na lahat ng eleksyon na meron tayo ng mga nakaraan, sadya namang lagi talagang may mga aberya. Pero kung titingnan mo, kahit na ibase mo doon sa 2013, 16, 19 election, kakaibang election na ito, may pandemya tayo. Tayo ay nasa isang gera sa kasalukuyan. Pero despite that, naging maayos yung ating halalan. Maaari may mga pakonti-konting aberya. Maaari merong konting violence. Maaari may mga pumalpak na mga makina. Pero generally, ay naging maayos ang ating botohan. At talaga pong sobrang pinuntahan ng mga kababayan natin. Pumunta sila sa mga presinto, pumila sila kahit napakainit ng araw. Isa lang ang ibig sabihin, buhay na buhay ang demokrasya sa ating bansa. Sir, bakit yung ang parang pinaka-frustration kasi ng marami nating kababayan is panlima na natin itong automated election, may aberya pa rin. At medyo marami yung aberya. Siguro nga po, pagkakataon na natin ito, itong huling karanasan natin ito, upang pag-isipan na natin na gumastos, lalong-lalo na po sa pagbili ng mga bagong makina. Yung mga bagong makina po natin ay ilang eleksyon na po ang pinaglilingkod dito sa atin. Ayaw naman natin silang i-blame. Kaya lang, yun po ang katotohanan. Kapag ka ang isang teknolohiya ay medyo matagal-tagal na rin, walang ibang patutunguhan niyan kung hindi papalpak at magkakaroon din ng diferensya. Pero just the same, despite that, kita nyo naman, natuloy at the same time, matatapos ang ating halalan na ginamit natin yung mga lumang makina na yan. Okay, kanina may tanong po yung isa nating kasamahan, ano, si Karen, at saka I think base dun sa ulat na isa pa namin kasamahan. Bakit nga ipaiba-iba yung pinanggagalingan ng mga pamalit na VCM, pamalit na SD cards? May mga nagagaling sa Laguna, may nagagaling sa Cavite. Bakit ganun? Ang katotohanan ay dahil meron tayong pagkapo vote counting machine, ang nagkaproblema, yan po ay manggagaling po sa Santa Rosa. Kapag ka naman po ang naging problema ay SD card, dahil ang nagkaproblema hindi lang naman po makina, kung hindi yung mga SD cards na tinatawag, yan po ay ginagawa, inaayos sa mga technical hubs natin na nasa bawat probinsya. Kasi nga po, mas pinadali natin kaysa yung manggagaling palagi sa Laguna ang lahat ng bagay. Yung po mga technical hubs natin, muli, ang mga tumatao po dyan ay mula sa DICT at saka DOST. Hindi po ito mga tauhan ng Commission Election. Yung po yung pagkakaiba ng dalawa. At the same time, yung po mga iba natin mga makina, yung 1,900 natin na mga naka-standby na makina, yan po ay naka-preposition na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Sir, may pag-asa bang ma-extend ang oras ng botohan? Kasi ilang minuto magsasara na yung mga presinto. Unfortunately po, sa kasalukuyan, walang desisyon ang NBank na palawigan pa ang pagboto ng ating mga kababayan. Nalalaman po namin ang inyo pong kagustuhan na mas humaba pa ang ating eleksyon. Kaya lamang po, talagang hanggang dyan lamang po muna upang kahit paano ay matapos na rin ang botohan at the same time, yung pakapagpahinga na rin ang ating mga guro at kayo po ng mga kababayan natin. Okay, my final question. Kanina po, nagkaroon ng kalipuhan dito sa National Board of Canvassers kasi nasabi, nagkaroon ng suspension ng canvassing. Ano ba ang nangyari kanina? Paliwanag nyo sa amin yung proseso. Ang COMELEC po, ang National Board of Canvassers para sa senador at saka sa party list. Mm-hmm. Hindi po kami ang canvassers para sa mga bayan o sa mga syudad. Kaya po, mamaya po, pagkatapos ng bilangan na matutuloy, ay tuloy naman po ang kasunod nun ay canvassing sa mga bayan, sa mga syudad, at later on sa mga probinsya. Pagkatapos mula sa probinsya, ipapadala ang result naman dito po sa amin, sa COMELEC. Sa kasalukuyan, zero pa po kami. Wala pa po tayo natatanggap na certificate of proclamation or canvass mula sa iba't ibang probinsya. Kaya, sinuspend po muna natin. Baka po sakaling bukas, may darating na, lalo na po yung galing sa overseas voting o yung galing sa local absentee voting. So, dahil po sa wala pa naman kami ika-canvas, useless na kami po ay magkukonvene. Ganon din po ang mga nangyari sa lahat ng mga munisipyo at syudad. Lahat po sila ay nag-convene kanina, binuksan nila yung tinatawag na consolidation system, ipinakita sa lahat na zero, at yun ngayon ay pwede nang tumanggap ng result mula sa iba't ibang presinto. Isang follow-up, liwanagin lang po natin, iba pa po ito doon sa resulta sa transparency server kasi may mga nag-iisip na dahil na sinuspende ang canvassing, baka wala nang makuhang resulta sa transparency server. Nako, hindi po totoo yan. Ang isang presinto na nanggaling sa isang bayan, pag nagpadala po yan ng result, mamaya, ayan po ay magpapadala ng result hindi lamang po sa Municipal Board of Canvassers ng bayan na yan, kung hindi po
sa transparency server sa UST at the same time dito po sa ating main server na naandyan po sa BGC. Lahat po yan ay makakatanggap. Therefore, malalaman natin lahat kung ano ang result ng presintong yon. Okay. Maraming salamat po, Commissioner Garcia. Bernadette, may katanungan ba kayo dyan sa studio? Alright, RG, magandang gabi sa iyo, Commissioner Garcia. Si Karen Davila po ito. Ano ba ang kakailanganin para ang COMELEC and bank ay magdesisyon na i-extend? 2 oras lang naman po ang hinihingi. Iba't ibang kandidato na ang nananawagan na i-extend ng 2 oras. And mind you, Commissioner, na hindi kasalanan ng pandemya kung bakit nagkaganito ang pila. Ang mga VCM machine po, 4 oras nakatayo sa linya ang mga tao para bumoto. Paano naging kasalanan ng tao yon? At paano naging kasalanan ng pandemya yon? What will it take to change the COMELEC and bank's mind? Mang Karen, ito po ha, hintayin po natin yung magiging announcement ng COMELEC dahil total naman po may ilang minuto pa bago yung eksaktong 7:00 po ng gabi. But in the meantime, habang ako po ay naandito sa inyong harapan, wala pa pong final o official na desisyon ang COMELEC patungkol sa extension. Subalit, pakihintayin niyo po kung sakasakaling biglang magbigay ng announcement po ang COMELEC. Ayon po sa report, 1,800 yung incident ng aberya pag pinag-usapan yung VCM. Eh, 2 VCM pa lamang ang nagkakaaberya. Eh, grabe na ang nagiging pila sa mga presinto. Ngayon, 1,800 yan. Kaya nga po paulit-ulit yung tanong, bakit hindi mag-extend, number one, at paano naman yung mga na-disenfranchise na mga butante? May mga trabaho pa na kailangang habulin, yung mga nagutom na o nagkasakit na sa kakahintay, sa ilalim ng araw. Tama po yan, sir. Ano po, sa kasalukuyan, pending yung issue na yan, habang ako'y kinakausap nyo, tungkol sa issue ng extension. Ako po, personally, alam ko na nare-realize ko na kinakailangan yung bagay na yan, lalo't lalo pa na madami tayong mga kababayan ang humabol galing pa sa trabaho kahit na dapat ay bakasyon ngayon. At the same time, yung iba naman ay madami pang inasikaso sa kanilang mga bahay. Kaya po humahabol sila. Tingnan po natin, total, hindi pa naman po tapos sa eksakto 7:00 ng gabi. Siguro mensahe nyo lang po dun sa mga hindi makakaboto dahil na disenfranchise kung hindi po tayo mag-extend, Commissioner. Anong gusto nyong sabihin? Huwag po muna kayo haalis sa inyo po mga kinalalagyan ngayon sa bawat mga polling places o sa mga presinto. Pakikihintay niyo po ang announcement po ng Commissioner Election. Basta po, sa kasalukuyan, hanggang 7:00 pa rin po ang ating pong pagboto. Subalit kung merong ang layo po ay 30 metro sa mismong presinto, kayo po ay makakaboto pa rin. Maraming salamat po sa inyo, Commissioner Garcia. RG Cruz, maraming salamat. 3 patay at 15 ang sugatan sa magkakasunod na insidente ng karahasan sa Maguindanao. May mga problemadong VCMs din sa iba't ibang lalawigan sa bansa. At live mula Cotabato City, nagpapatrol, Leryo Bompat. Leryo, nasuspindi ba ang halalan dyan dahil sa karahasan? Karen, patuloy ang investigasyon sa pagpatay. Bukod doon, may mga kaso pa ng karahasan sa Maguindanao. Pero ayon sa PNP, hindi naman natigil ang Bompat. Patay ang 3 miyembro ng Barangay Peace Action Team sa Along Pilot Elementary School sa bayan ng poblasyon sa Buluan, Maguindanao kaninang umaga nang pagbabarilin habang nakaupo sa loob ng kanilang sasakyan. Isa rin ang sugatan. Maiinit na po tayo, sir. Continue pa rin yung investigation namin. Siyamang sugatan sa 7 magkakahiwalay na pagsabog sa bayan naman ng Datu Unsay at Sharif Aguac, Maguindanao, pasado 7:00 kagabi. Ayon kay PNP Provincial Police Director, Police Colonel Jiben Bungkayaw, isa itong pananakot ng grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. 5 pagsabog mula sa M203 grenade launcher ang yumanig sa loob ng Municipal Hall Compound ng Datu Unsay, kung saan 9 naitalang sugatan. Magpapalipas sana ng gabi sa munisipyo ang mga biktima para maagang makaboto. Ilang minuto lang ang nakalipas, 2 pagsabog pa ang yumanig sa bayan naman ng Sharif Aguac, Maguindanao.
Sinasabing dalawang lalaki ang naghagis ng granada sa National Highway ng bayan. Wala namang nasaktan sa pagsabog. Gitgita naman sa Cotabato City kanina para makaboto sa Cero Elementary School at Central Pilot Elementary School. Naantala ang botohan ng 3 oras sa mga presinto. Nag-alboroto tuloy, lalo na ang mga butanting senior citizen. Doon ba kami mag... Tapos, ano nangyari? Pinalipat kami dito, kay dito daw. Senior daw, dito. Tapos, senior na po. Ngayon, sana naman daw. Doon na po na kami. Ay, naku, mabuang tani. Dismayado rin ang botanteng PWD na si Al Bashir. Nung nandun na kami sa back gate, no? Sinabi nila, mga watcher lang po dito. So ang ginawa namin, nagbalik na naman ayas po. Yung mga PWD, may mga sinetesitin, may mga ano, may mga buntis. Opo. So nahihirapan kami. So nung nagtanong kami, sabi namin na saan po talaga. Bantay sarado ng militar at PNP ang mga voting center sa lungsod. Mga miyembro rin ng PNP ang nagsisilbing electoral board. Walang presence of watchers. Ito yung sabi ng ating mga deploy ng mga security doon sa area. Napigilan naman ang tangkang pangaagaw ng mga balota sa 3 insidente sa Tipo-Tipo, Basilan. Pero nasira ang mga balota matapos mabuhusan ng indelible ink. Naantala ang botohan sa Mana Central Elementary School sa Malita, Davao Occidental dahil sa palyadong vote counting machine. Ayon kay Bayan Patroller Bebelin Aguirre, hindi kasya ang mga balota sa VCM. Nakitang hinahampas pa ng BEI ang kaha ng VCM. Nasira naman ang 8 vote counting machines sa Davao City. Karamihan, hindi gumagana ang scanner, saksakan at nagja-jam ang papel. Agad itong kinumpune at ibinalik sa polling centers. Pumalya rin ang isang VCM sa North Central Elementary School sa Binalonan, Pangasinan. Nagkaroon ng paper jam, kaya hindi na niya kinakain yung mga balota. Kailangan ilang beses namin tin-troubleshoot, nireport ko na rin sa aming technician at sa SEMAC, at wala nang pag-asa. Nakapagka sila ng 10, pang-11 ayaw na niyang kainin. Agad naman itong pinalitan. Nasira rin ang VCM sa Lucban Elementary School sa Baguio City. Sinubukan pa itong ayusin ng IT pero kalaunay pinalitan din. Okay naman po siya na nag-print yung mga ano. And then around 9:50, doon na po hindi na po siya nag-feed. Hindi na po namin ma-feed yung ballot. And then we called the tech ni the IT. Pumunta sila dito, chinek po nila. Ilang beses din po kami nag-cleaning, kaya lang ayaw po talaga. Hindi natin maiwasan yun kasi parang 5 hours na po silang naghihintay na hanggang ngayon wala pa po yung machine na hinihintay natin. Pumalya rin ang ilang vote counting machines sa Bulacan nang ipasok umano ng isang election officer ang unshaded na balota. Kamali po yung humahawak ng machine, isinubog na kagad yung aking papel. Eh wala pa ako nasusulat. Kaya sabi ko, bakit kinuha mo? Akala ko kako, hihiramin mo lang, titignan mo lang, isinubog na bigla sa machine. Kaya nabaliwala ang aking boto. Dapat po umupo na po siya. So akala po niya, dito na po siya dediretso. So pagdiretso po niya dyan, pinasok niya po agad yung kanyang balota. So akala naman po nung mga ating third member, nakapag-markings na po siya. Tapos doon po siya nagreklamo na hindi pa po siya nakapag-markings. Saka po sinabi niya na ano, napasok niya na yung balota. Sa Cebu, naantala rin ang botohan dahil sa palyadong VCM sa isang polling center na mayroong 10 clustered precincts. Karen, dito sa Cotabato City, bago mag-alas 7 ngayong gabi, patuloy pa rin ang pagdating ng mga botante sa iba't ibang voting center sa Cotabato City para humabol sa pagboto. Nandito tayo ngayon sa Almonte Street dito sa Cotabato City. Ilang metro lamang ang layo mula sa City Council kung saan idadaos ang canvassing ng mga boto ng Cotabato City. Bantay sarado na ng pwesa ng PNP at militar ang lugar na ito sa lungsod. Karen? Right, Lerio, isang tanong lang, 7:20 na ng gabi, no, base sa reloko. Ang tanong, tinatanggap pa ba sila para bumoto? Karen, gaya nga ng naging patakaran ng COMELEC, hanggat nandun sila sa linya, alas 7 ngayong gabi, pupwede pa hanggang 30 kilometro ang layo mula sa polling center, maaari pa silang makaboto.
Alright, 30 metro mula sa voting site. Maraming salamat, Lerio Bompan. Kapamilya, paalala lang po, base sa aming panayam kay Comelec Commissioner George Garcia, ano po? Kung hindi pa nakakaboto ngayong opisyal nang tapos ang oras ng botohan, manatili po sa inyong presinto. Wala po munang alisan at hintayin ang abiso mula po sa mga election officials. Sa ngayon, nagsabi po ang Comelec na hindi na raw palalawigin ang oras ng botohan. Pero po, kung nandun na kayo sa area, 30 meters mula doon sa presinto, huwag po kayong umalis hanggang makaboto hanggat maaari. 5 oras ang hinintay po naman sa pila ng mga botante sa UP Integrated School sa Quezon City para makaboto. Hanggang sa mga oras na ito, may mga nakapila pa rin kahit malapit ng o kahit nagsara na yung botohan. Live mula sa Quezon City ng Patrol, si Bianca Daba. Bianca! Henry, hindi naubusan ng mga botante sa pila dito sa UP Integrated School sa Quezon City buong araw. Itong UPIS ay may 19 na clustered precincts na may higit 15,000 registered voters. Maze kung ituring ng mga botante ang pila dito sa loob ng UPIS. Paikot-ikot kasi. Marami sa mga nakausap namin kanina ay alas 6 ng umaga pa lang nandito na pero alauna na ng hapon nakaboto. Higit 5 oras na nakapila. Pero hindi lang sa loob ng UPIS ang mahabang pila dahil umabot din ito hanggang Palma Hall sa Academic Oval. Nasa 300 hanggang 400 meters ang layo nito mula sa polling precincts. Kaya ganoon na lamang ang inis at pangamba ng mga nasa dulo ng pila kanina na baka hindi na sila umabot sa pagsasara ng botohan alas 7 ng gabi. Hindi raw kasi ganito kahaba ang pila noong halalan noong 2016 at 2019. Hindi rin daw sila papayag na hindi makaboto lalo't isang beses lang sa bawat 6 na taon nakakapaghalal ng bagong pangulo. Ayon sa DepEd Supervisor Official o DESO dito sa UPIS, 2 lang sa 19 na vote counting machines ang dito sa presinto ang nag-malfunction. Ang isa rito agad namang naayos habang ang isa hinihintay na lamang ang replacement nito. Kaya ang mga botante sa apektadong presinto nag-manual voting muna. Sabi ng DESO ang dahilan ng mahabang pila, sadyang marami lang talaga ang botante at limitado lang sa 10 botante ang maaaring pumasok sa bawat presinto ng sabay-sabay. Ginawa na yung SD card at dadaling sa Santa Rosa, Laguna, and then papalitan nyo ng bago. Hindi talaga siya gumahana, pero nung ano naman, final testing naman namin, and sealing, okay naman siya. Kaya nang kanina, ito no, what happened. Ilang dahil kay Lenny, umuwi na kami. Parang kay Lenny lang itong ginagawa namin. Yata lumabas para kay Lenny. Ito, itong halala na ito, pinananabikan ng tao. Oh, wala kaming ano, wala kaming papanigan na, pero ang gusto namin makarating gamit makaboto. Yun lang. Sana naman kumilos ang Comelec. Henry, ang magandang balita, yung mahabang pila kanina sa labas ng UPIS ay wala na. Yung lahat ng mga botanteng nakapila ay pinapasok na dito sa polling area bago pa nga magsara ang botohan alas 7 ng gabi kanina. Katunayan, may mga humabol at nakapasok pa. Gayunpaman, kahit lagpas alas 7 na ng gabi ay makakaboto pa rin yung mga nandito na sa loob ng polling precinct. Henry? Bianca, may mga bumoboto pa hanggang sa kasalukuyan. Yes, Henry, marami pa yung mga bumoboto dito sa UPIS, sa mga polling precincts dito. At ito nga, yung nakikita nyo sa aking likuran, may mahaba pang pila dito. Ito yung pila kanina sa labas ng UPIS, yung mga kumahabol na mga botante para makaboto. Maraming salamat, Bianca Daba. Muling nabahiran ng karahasan ang halalan sa Lanao del Sur kung saan 6 na ang naitatalang patay sa iba't ibang bayan. 14 na barangay naman sa bayan ng Tubaran ang planong ideklara na failure of elections. Nagkaroon din ng maraming aberya ang botohan sa Marawi. Live nagpapatrol mula sa Marawi City, si Jeff Canoy.
Jeff, ano ang pangkalahatang sitwasyon dyan? Bernadette, hanggang ngayon ay hindi pa rin napuputol yung kasaysayan ng karahasan dito sa Lanao del Sur tuwing halalan. May mga malalaking insidente na nauwi sa pagkasawi ng ating mga kababayan. Pero kung ang militar ang tatanungin sa pangkahalatan, bukod doon sa mga nangyaring malalaking insidente, ay naging mapayapa na idinaos ang halalan dito sa Lanao del Sur. Mapayapang halalan ang inasam pero nauwi sa dating gawi ang halalan sa Marawi. Naging sakripisyo ang pagboto sa mga lugar gaya sa Sagunsongan na may higit 11,000 botante. Sila ang mga bakwit mula sa mga barangay sa tinatawag na Ground Zero ng Marawi Siege noong 2017. Hanggang ngayon nasa mga temporary at transition shelters ang karamihan sa kanila. Marami ang maaga pumila pero pasado alas 7 ng umaga na nagsimula ang botohan. Wala kasing kuryente ang ilang presinto at late dumating ang ilang poll watcher. Tuloy na ipon ang mga botante sa labas. Wala nang nangyaring temperature check at hindi na napatupad ang 1 metrong layo sa pila dahil wala nang nangyaring pila. Pero sa gitna nito tumindig si Alisa at nagtsaga para maiboto ang kandidatong sa tingin niya ay tutulong para makauwi siya sa dating tahanan. Bigyan kami ng magandang buhay at saka magandang kinabukasan. Pag wala kaming bahay, nawala. Hindi namin alam kung saan kami punta. Sinabi nila kasi pag matalo daw yung ano, kalaban na yung ano, mayor namin, na iwan ko lang. Hindi namin alam. Kung sa Marawi gulo sa presinto, sa karahasan na uwi naman ang halalan sa bayan ng Binidayan. Kuha ito sa barangay Magunaya kung saan sinira ang 1 vote counting machine at may 100 balota dahil sa mainit na politika. Nasa munisipyo ng bayan ang nasirang vote counting machine. 3 naman ang patay sa isa pang hiwalay na insidente sa parehong bayan. Suspected flying voters umano ang biktima habang pinaghahanap na ang suspect ng PNP at AFP. At 3 rin ang naitalang patay sa bayan ng Malabang dahil sa away sa politika. Nabidyohan ang bayan patroller ang kaguluhan sa Malabang National High School. Nagtakbuhan ng mga tao nang biglang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Ayon sa bayan patroller, bandang alas 11 ng umaga dumating ang mga lalaking nakaputi na lula ng 1 pick-up sa voting center. Ayon sa militar, bukod sa mga insidente sa Binidayan at Malabang, naging maayos naman ang halalan sa iba't ibang bayan. What is surprising is ang Marawi City. Marawi City, for so long a time sa mga elections dito, talagang maraming mga nangyayaring violent incidents. But today, this time, walang reported na incident sa Marawi except for a few na mga disagreements sa linya and sa tagal ng linya, paglinya. Other than that, Marawi is relatively peaceful. Sa report din ng militar, may 14 na barangay sa bayan ng Tubaran ang nagkaroon ng failure of elections. Hindi natuloy dahil kinekwestiyon ng mga kandidato ang clustering ng mga barangay at dahil na rin sa away politika. Bernadette, sa ngayon ay patuloy na dumarating yung mga tao sa mga polling places dito sa Marawi, bagamat yung iba ay sarado na. Ang problema kasi, Bernadette, kanina ay atrasado na nagsimula ang pagbubukas ng botohan gaya doon sa Sagunsongan. Pero sabi nga, 7 p.m. yung deadline. Yun nga lang, kapag nakapila ka pa doon, ay pwede ka pa rin bumoto at hihintay matapos. Kahit umabot pa raw yan ng alas 10 o alas 11, basta yung mga nakapila na ay papayagan at pwedeng bumoto. Bernadette. Maraming salamat sa iyo, Jeff Canoy. Dahil din sa aberya sa vote counting machines at SD cards, ay naantala po ang pagboto sa Don Alejandro Roses Elementary School sa Quezon City. Ang ilang botante ay pinapirma umano ng waiver na nag-otorisa sa electoral board na sila na ang magpasok ng balota sa makina. Live mula sa Quezon City, nagpapatrol si Zian Ambrosio. Bernadette, 4 na makina ang nag-malfunction dahil sa SD card, habang 2 VCM ang hindi gumana dito sa Don Alejandro Roses High School kung saan 6 na presinto ang apektado. Naka-2 balik ang botanteng si Edgar Tunak. Pasado alas 6 siya dumating at naghintay hanggang 10:30 ng umaga.
pero umalis siya ulit at bumalik ng alas 3 ng hapon. Pero sablay pa rin umano ang VCM. Isa sa mga napunan ng mga botante tulad ni Blanca, ang kakulangan ng backup na VCM. Sabi nila dapat malapit lang ang kapalit na VCM imbis na kukunin pa sa malayo. Kaya naging solusyon ng Board of Election Inspectors, pinapipirma ng waiver ang botante na nag-ootorisa sa Electoral Board na sila na ang magpasok ng balota. Mahigit 500 ang lumagda sa naturang waiver. Sabi ng Department of Education Supervising Officer na si John Rosas, mula umaga, tinawagan nilang Smartmatic. Sagot ng Smartmatic, may paparating pagaling Santa Rosa, Laguna na hanggang ngayon ay wala pa. Hindi ko rin may generalize kung magkakaroon ng dayan, pero hindi siya magandang pangitain ngayon. Ito ang nangyayari sa atin. Nakakapagod at saka nakakainis dahil nakahang. Pag tinanong mo yung chairman, hindi alam kung anong nangyayari. They have 6 years to prepare, so there's no excuse for any flaps. So kailangan meron naka-standby na technician at saka machines. Bernadette, kanina bago mag-alas 7 ng gabi, may nag-announce nga na taga PPCRV na sinabi na hanggang ngayon, hanggang kanina ay nasa Santa Rosa, Laguna pa rin ang pamalit na VCM. Kaya Bernadette, kanina maririnig mo nagbuyong mga tao at nagreklamo. At yan nga ang pinakahuling balita mula dito sa Quezon City. Bernadette? Zia, nakikita natin yung mga tao sa likod nyo, no? Mga gaano karaming tao pa yan? Dito sa likuran ko, around 300, mga nasa 300 ang mga tao nakapila dito. Dala-dala nga nila ang mga waiver nila. So kanina, Bernadette, kakwentuhan nga natin yung mga nakapila dito. Sinasabi nila merong 2 beses bumalik, 7 beses bumalik, paulit-ulit silang bumabalik dito. Pero yun nga ang ano nila, panawagan nila. Bakit ang tanong nila, bakit ganon? Matagal na daw yung huling election, sana man daw nakapag-prepare ng maayos ang COMELEC. Bernadette. Suzy, at etong mga nasa pila, eto yung nakaboto na at hindi pa na ipapasok yung kanilang boto sa makina, ganun ba yun? Tama ka dyan, Bernadette. Yun nga ang nakalagay doon sa waiver nila, dahil nakaboto na sila, nakasulat na sila kanina sa balota nila, so kailangan na lang ipasok doon sa makina. Kaya lang, nagka-problema yung BCM nila. So ngayon, yun na lang ang kulang. Pinapipirma sila ng waiver na iba na lang yung Electoral Board na lang daw ang magpasok ng kanilang balota doon sa BCM mamaya. Pero Bernadette, may naririnig din tayo na mga tao dito na kung maaari daw, hanggat maaari, na sila na lang ang magdala ng balota nila at sila mismo ang magpasok nito sa BCM. So may pangilan-ilan pa rin na ganyan na maghihintay daw sila hanggang maayos yung BCM. Bernadette. Talaga nakikita natin gusto nilang ingatan yung kanilang mga boto. Maraming salamat sa iyo, Zian Ambrosio. Samantala, silipin naman natin ang naging lagay ng botohan sa lungsod ng San Juan. Hindi man kasing laki ng ibang polling center ang eskwelahan, hindi pa rin ito nakaligtas sa mga aberya. At live mula sa San Juan City, nagpapatrol Rafael Bosano. Rafi, kamusta naman ang takbo ng halalan dyan at nagsara na ba ang presinto? Karen, gaya nga ng mga nagdaang taon, naging tahimik naman ang pagdaos ng halalan dito sa Xavier School sa lungsod ng San Juan. Pero gaya rin ng ibang lugar ay nakaranas din ng maliit na aberya sa mga vote counting machines, pero agad din namang naresolbahan. Paper jam sa VCM ang naranasan ng ilang botante kaninang umaga, pero ayon sa DESO technical staff, ang rason nito ay hindi naka-align ang machine sa container kung saan dapat nahuhulog ang balota. Agad din naman itong naresolba. Kaninang umaga medyo nagkalituhan pa yung ibang botante dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang cluster number. Halo-halo kasi sa pila ang magkakaibang cluster kaya mabilis na napuno ang parking lot sa gate 4 ng eskwelahan. Bandang tanghali nang maayos na ang pila. Ayon naman sa PNP na assigned dito, umabot sa halos isang sako ng halo-halong paraphernalia ang kanilang nakuha mula sa ilang tao, kabilang na ang mga sample ballots. Sa Pinaglabanan Elementary School naman, alas 5 pa lang ng hapon, kaunti na ang mga botante ayon sa DESO. Ang mga issue naman ng VCM doon, hindi na dedetect ang balota o di kaya na may niluluwa. Pero gaya sa Xavier School, ito naman ay naresolbahan din.
Kanina ilang personalidad ang nakitang bumoto dito sa Xavier School, kabilang na ang magkabatid na JV Ejercito at Jinggoy Estrada na kapwa tumatakbo sa pagkasenador. Bumoto rin si dating San Juan Mayor Gia Gomez, dating San Juan Vice Mayor Janela Estrada at incumbent Mayor Francis Zamora. Dito sa Xavier School, Karen, ay isa lang ang bumoto sa isolation polling place matapos nga siyang makitaan ng body temperature na 38 degrees. Pero kung payapa, dito naman sa voting floor, kung papakita ko lang, sarado na ang halalan dito, hindi na pwedeng bumoto. At yung mga tao nakikita nyo dyan ay mga poll watcher at mga poll workers. Pero kung payapa at maayos ang halalan dito sa Xavier, nakatanggap pa rin tayo ng report sa ibang lugar sa San Juan kung saan may ilang naranasang issue sa vote counting machines. Hanggang kanina, itinatawagan natin ang COMELEC San Juan pero hindi sila sumasagot. Kaya ang gagawin natin ngayon ay mag-iikot tayo sa iba-ibang mga lugar dito sa lungsod para malaman kung ano mismo yung mga issue sa VCM na yan at kung ano ang magiging sagot ng COMELEC dito. Karen. Alright, maraming salamat Rafael Bosano. Dalawa ang naaresto ng maaktuhang nag-aabot ng pera kalakip ng sample ballot sa Nai, Cavite. Nagpapatrol Michael Delizo. Kulong sa Naik Municipal Police Station ang mag-live-in partner na ito nang maaktuhang namimigay ng 500 piso sa barangay halang para himukin ang mga tao na iboto ang ilang kandidato. Nakasobre ang mga pera at may listahan din ang dalawa na mga cluster leader at iba pang campaign paraphernalia. Tumangging magbigay ng panayam ang mga sospek. Naunang nagsumbong ang ilang tao na nasa listahan ng mga sospek pero wala naman umano silang natatanggap. Yun po sir, wala rin po kami kinalaman doon, gawa sa iba po kami katrabaho, bali umuwi lang po kami sa pamilya po namin dito. Sumagot naman ang abogado ng sinusuportahang kandidato ng mga sospek at itinanggi ang pagkakasangkot sa vote buying. Definitely we will deny everything. Wala ko kaming kahit na anong involvement run, even the flyers will show na hindi po galing sa amin yan. We don't know kung saan po ang source. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa COMELEC kaugnay ng issue. Aminado ang COMELEC na kadalasang hindi naman umuusad ang kaso sa mga inirereklamo ng vote buying dahil madalas umaatras ang mga testigo pagkatapos ng panahon ng halalan. Siguro kaya sila nagfa-file kasi may init pa yung issue during the election. But after ng election, baka nagkaroon na ng reconciliation yung mga tao, tapos na yung election, hindi na mainit. So, yun po yung problema namin, nawawala yung mga witnesses na supposed to be magpapatunay na nagkaroon ng botohan. Ngayong mismong araw ng botohan, kabi-kabila ang mga reklamo ng vote buying, hindi lang dito sa Cavite, ganun din sa Laguna at Batangas. Pero hindi lahat nagre-resulta sa pagkakaaresto o pagsasampa ng kaso. Kaya nakikiusap ang COMELEC sa mga nagre-reklamo na manindigan kahit tapos na ang panahon ng halalan. Michael Delizo, ABS-CBN News. Kapamilya, ayon po kay COMELEC Commissioner Marlon Cascuejo, as of 7 p.m., may 22,693 na clustered precincts ang nagsara na ng botohan. 486 po na clustered precincts ang nagsimula na ng transmission ng resulta. At kaya nga po magsisimula na anumang oras ang pag-transmit po naman ng paunang quick count results sa command center ng PPCRV. Live po mula sa PPCRV sa Manila, nagpapatrol si Jackie Manabat. So Jackie, ano na ang sitwasyon dyan? Anong oras inaasahan na papasok yung mga numero? Henry, unti-unti nang nagtatransmit ng data mula sa VCM machines papunta sa transparency server ng COMELEC. Ibig sabihin, ilang minuto mula ngayon ay makikita na natin dito sa LED wall sa Kaliguran ang ilang resulta mula sa ilang VCM machines na hindi pumalya. At ayon nga sa press conference ng PPCRV, alas 5:30 ng hapon kanina ay nakatanggap sila ng tawag mula sa ilang botante na nangangailangan na mapalitan o humihiling na mapalitan ang higit 200 pumalyang vote counting machines. Yan ay mula sa iba't ibang presinto sa buong bansa. At dahil nga sa mga pumalyang mga VCMs ayon sa PPCRV ay maaaring may maapektuhan sa paglalabas ng resulta sa quick count at maging sa manual audit. Dahil sa depektibo ng VCMs, may kaunting delay
pero tuloy pa rin ang pagbibilang ng boto ayon sa PPCRB. Naghihintay na rin ang mga PPCRB volunteer dito sa command center na dumating ang ika-apat na kopya ng election returns. Yan naman yung magiging papel ng mga volunteer na encoders dito sa command center. Magsasagawa sila ng mano-manong audit o pagbibilang ng mga boto mula sa 106,000 na polling precincts sa bansa na siyang ikukumpara dun sa ilalabas na electronically transmitted na resulta. Ito ay para makita kung may discrepancy sa magiging bilangan o resulta ng halalan. At alas 8 ng gabi, inaasahang mag-uumpisa ang manual audit ng mga ERs na manggagaling sa malapit na polling precincts dito sa UST. If the VCMs or SD cards arrive late, that means the transmission will also probably come late. Therefore, the posting of the results for those affected precincts will also come late. That's the first effect. Now, in terms of our manual reconciliation or manual validation activity, it doesn't really affect the manual validation activity because that is normally done within a one-week period. Right? So I think we still have time to do that. Henry, ayon sa PPCRB, kung tuloy-tuloy ang pag-transmit ng mga boto mula sa VCMs at magiging close fight ito, historically ay sa loob ng 5 oras ay makakakita na ng trend o kaya rough estimate kung ano ang magiging resulta ng halalan para sa mga national polls. No? Yan yung tumatakbo sa pagka-presidente, vice-presidente at ilang senador. Henry? Linawin ko lang, Jackie, no? So inaasahan na anumang sandali ay may papasok na mga bilang mula sa mga presinto, no? Pero kasi merong kumakalat na report na may nagsabi mula sa PPCRB na yung first wave ng partial unofficial results ng eleksyon ay maaring dumating 5 hours later pa. Ano ba ang totoo rito? Henry, lilinawin natin yan, no? Itong nakakaanunsyo ng PPCRB na pumapasok na ang data o nagkakaroon na ng transmission ng data mula sa mga vote counting machines ngayon na, ngayong itong mga oras na ito. Kaya ilang minuto mula ngayon ay maaaring makita na natin itong quick count results dito sa LED wall sa aking likuran. Yung 5 oras na binabanggit ay maaaring yan yung sinasabi na makakakita ng trend ng magiging resulta sa darating na halalan para sa mga national posts. Henry? Ayun. So mga alas 12, meron ng parang trend, ano? Yung sinasabi mo nga. Pero darating na ilang sandali mula ngayon at yun ang aabangan namin sa iyo. Jackie, maraming salamat. Jackie Marama. Sa Imus, Cavite, bumoto po si Senador Ping Lacson na una sa mga presidential candidate na bumoto. Sa Quezon City naman, bumoto ang running mate na si Senate President Tito Soto. Magpapatrol, Willard Chang. Bago mag-alas 7 ng umaga, dumating na sa Bayan Luma Elementary School si Senador Ping Lacson. Matapos pumila, 10 minuto nagtagal ang proseso ng pagboto hanggang maipasok ang balota sa vote counting machine at malagyan ng indelible ink ang daliri. Relax lang at puno ng pag-asa si Lacson at handang tanggapin ang resulta ng halalan. I'm at peace actually. Sabi ko nga dalawa lang pwedeng puntahan . Pwede pumunta ka ng Malacanang o umuwi ka ng bahay. Pag umuwi ka ng bahay, di masaya buhay mo kasi tahimik ang buhay. I've stayed in government for 50 years and I feel fulfilled. Matapos ang bangayan ng kampanya, umaasa si Lacson na isasantabi ng mga katunggali ang hidwaan. Good luck to all of us. Ano? And sana, kung sino man ang manalo sa amin, kalimutan na yung mga animosities, yung bitterness, yung hatred, yung pinagdaanan. Naging mabilis naman ang pagboto ni Vice Presidential Candidate Senate President Tito Soto sa White Plains Covered Court sa Quezon City pasado alas 10 ng umaga. Walang kodigo at kabisado na anya ni Soto ang iboboto. Giit niya, mapapasinungalingan ang resulta ng halalan ang nakuhang zero voter preference ng kanyang running mate na si Lacson sa Visayas at Mindanao. Imposibleng zero. Lalaban ako ng pusahan kahit magkano.
Hindi siya magiging zero ng Visayas, Mindanao. Kasama ni Soto na bumoto ang kanyang may bahay na si Helen Gamboa, mga anak na sina Quezon City Vice Mayor Gian Soto at Shara Soto. Willard Cheng, ABS-CBN News. Maagang bumoto si presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. sa Batac City, Ilocos Norte bago dumaan sa simbahan kasama ang kanyang inang si former First Lady Imelda Marcos. Iginit naman ang kanyang running mate na si Sara Duterte Carpio na wala siyang sama ng loob sa kanyang ama kahit hindi nito inendorso si Marcos. Nagpapatrol, Joyce Balancho. Guardyado at limitado ang galaw ng mga miyembro ng media na nagbantay sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City, Ilocos Norte. Dito boboto si presidential aspirant Bongbong Marcos at ilang miyembro ng kanyang pamilya. Pasado alas 7 ng umaga, dumating si Marcos Jr. Kahit mahaba ng pila ng mga botante sa labas, pinauna si Marcos Jr. bilang isang senior citizen. Lagpas 5 minuto lang ang tinagal ng pag-shade ng balota ni Marcos Jr. hanggang sa pagsusuri ng kanyang resibo. Matapos bumoto, hindi siya sumagot sa anumang tanong ng media. Dumaan naman si Marcos sa simbahan sa Batac City kasama ang kanyang inang, si dating First Lady Imelda Marcos, na bumoto rin kalaunan sa Mariano Marcos Memorial Elementary School. Sinamahan din ni Marcos Jr. ang kanyang mga anak na sina Simon, Vincent at Sandro at asawang si Attorney Liza Araneta na bumoto sa Calayab Elementary School sa Lawag City. Si Sandro, aminadong kabado sa unang sabak sa pagtakbo bilang kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Norte. I would like to wish my, I suppose you could call her my political competitor, Congressman Ria Farinas, all the best and good luck in this election. And I hope alam niya na kahit anong pinagdaanan namin sa politika, I still consider her a friend. Ang kalaban ni Sandro na sina Congresswoman Ria Farinas sa Lawag Central Elementary School bumoto kanina. Ang kanyang ama na si Rudy Farinas tumatakbo namang gobernador ng probinsya. Actually, I've only met him a couple of times in Congress, but just the same, I also wish him the best of luck and I wish him well. Labanan sa pagitan ng pamilya Marcos at pamilya Farinas ang eksena sa local elections dito sa Ilocos Norte. 5 mula sa pamilya Marcos ang sumabak sa halalan. 4 sa kanila, re-electionist o nais pang umupo ng isa pang termino. Samantala sa Daniel Aguinaldo National High School naman sa Davao City, bumoto ang running mate ni Marcos Jr. na si Mayor Sara Duterte. Aniya, hindi masama ang kanyang loob kahit pa hanggang sa huling panahon ng kampanya. Hindi inendorso ng kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte, si Marcos Jr. Lahat naman tayo pwedeng pumili no, ng ating gustong kandidato, lalong-lalo na ang Pangulo. It is his right to endorse or not to endorse anyone. Pinaplano naman ni Mayor Sara na bumalik sa Maynila bukas para makipagpulong at magpasalamat sa mga kalyadong grupo na tumulong sa kanilang kampanya. Joyce Balancho, ABS-CBN News, Ilocos Norte. Samutsaring hirap din ang inabot ng mga kababayan natin sa Tondo, Maynila para lamang makaboto. Samantala, bumoto naman si Mayor Isko Moreno Domagoso sa Magat Salamat Elementary School. Nagpapatrol, George Carino. Sa dumaang maghapon, muling nasaksihan ng mga Pilipino na pag ganitong halalan, pantay ang boto ng bawat Pilipino. Isa lang ang bilang ng boto ng maliit na tao, kapareho ng boto ng mayaman o makapangyarihan. Ang 40 anyos na si Darge Valdez ay isa sa mga naunang pinapasok sa Magat Salamat Elementary School bago pabuksan ang polling precincts Lunes ng umaga. Isa siyang PWD. Pero di ginamit ang kanyang kondisyong dwarfism na dahilan na hindi bumoto. Pinili pa nga niyang agahan ang pagpunta dito. Gusto ko pong maabang bumoto para hindi mamaya, hindi na magsiksikan at saka hindi mainit. Ngayon malamig ngayon kasi maaga. Saka gustong-gusto ko yung press pa yung utap ko para pumili ng mga kandidato. Sa labas pa lang ng mga presinto ay mahaba na ang pila ng mga boboto. May pribilehiyo na di pumila ang mga may kapansanan at senior citizen.
Pero nalito pa rin si Mang Diosdado at di agad makita kung saan kwarto siya boboto. Kasi naninibago ako natin doon kami doon ako doon sa harap. Senior lang ang ano ang... Senior lang, isang tao lang. Ngayon marami. Nagbalik na naman sa dati, marami na naman. Nasa loob kami ng kwarto. Dati doon dini-VIP yung inaano, yung inaayos, yung ano. Pag kinuha siya yung ano, sila nang bahala nun. Personal na nakita ni Mayor Isko Moreno Dumaguso ang siksika ng mga tao nang dumating siya kanina pasado alas 11 ng umaga para bumoto. Mensahe niya sa publiko. Tsagayin nyo, nakita kong hirap ng tao. Yung pila, init, tsagayin po natin. Konting sakripisyo. Basta kung sakasakalin para rin tayo sa awa ng Diyos at sa tulong ninyo, bibigyan ko kayo ng kapanatagan. Hindi ko kayo ipapahiya. Makakapag-move forward tayo na mabilis. Sinamantala na din ang mayor ng Maynila ang pagkakataon para mapasalamatan ang mga taga-suporta at lahat ng sumubaybay sa kanyang paglalakbay sa kampanya. Bumoto naman ang kanyang katandem na si Dr. Willie Ong sa Dasmariñas Village Clubhouse sa Makati City. Ayon kay Ong, ginawa na niya ang lahat at handa siya anuman ang magiging resulta ng halalan. Dasal lang naman, tapos tuloy lang. Kung ano man mangyari, ready tayo. Sa pagtatapos ng butuhan, malalaman na kung ano ang magiging desisyon para sa kanila ng taong bayan. George Carino, ABS-CBN News. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, naging maulan sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ano ang sanhi nito at magpapatuloy ba ito bukas? Ate B, Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nagdulot ng mga pag-ulan sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas ngayong araw ng halalan. Magpapatuloy ito inaasahan hanggang Miyerkules o Huwebes at dahil po sa salubungan ng hangin sa ITZZ, isang low pressure area ang posibleng mabuo sa loob nito bukas na siyang dadagdag sa pagpapaulan sa Mindanao. Sa ngayon, hindi po inaasahang magiging bagyo ang potensyal ng sama ng panahon na ito. Umiiral naman ang easterlies o silanganin na dadala ng mainit at maalinsangang panahon sa Luzon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 10, buong araw pong maulan sa Mindanao, sa umaga sa Sulu Archipelago malalakas ang ulan, sa hapon sa bahagi po ng Bukidnon, Lanao del Sur at maging Zamboanga del Sur, at sa gabi sa bahagi po ng Cotabato, Maguindanao at Basilan Sulu ang mga pag-ulan. Kapamilya, maghanda po sa banta ng mga pagbaha at landslides. Sa Visayas, may aasahang pag-ulan sa Samar at Leyte sa umaga at pagsapit ng tanghali pati Central Visayas at Negros Occidental, meron na rin mga pag-ulan. Magpapatuloy po iyan sa hapon at magtutuloy-tuloy hanggang sa gabi. Sa Luzon, maaraw at mababa ang tsansa ng ulan mula umaga hanggang tanghali. At aabot po sa higit or higit pa sa 40 degrees Celsius ang damang init sa Tuguegarao, sa Dagupan City, Cabanatuan at maging sa Batangas City. Sa hapon, may mahihinang ulan sa ilang bahagi po ng Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon, pero sa gabi wala nang inaasahang pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, mainit at buong araw pong mababa ang tsansa ng pag-ulan bukas. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya. Masaya at panatag na bumoto si Vice President Lenny Robredo sa Camarines Sur. Habang sa Cavite naman, matyaga rin naghintay na makaboto si Senator Kiko Pangilinan. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Inabot ng halos 2 oras ang pagpila ni Vice President Lenny Robredo sa kanyang clustered precinct sa Magaraw, Camarines Sur. Dati-rati nang bumaboto sa Naga City si VP Lenny pero nagpalipat siya ng rehistro sa Magaraw matapos magpatayo ng bahay sa Minanang Lupa mula sa mga magulang. Masaya. Masaya na finally natapos na yung campaign period. Masaya na nabigyan ako ng pagkakataon na gawin yung lahat na pwedeng gawin. Na hindi nag-resort sa kahit anong hindi maganda. Pumunta ako ngayon dito sa botohan na tahimik, panatag yung aking loob. Ang mga anak ni VP Lenny na sina Aika at Dr. Trisha bumoto sa Naga City. Ang bunsong anak ni VP Lenny na si Jillian, dahil nag-aaral sa New York, ay nakaboto na roon ilang linggo ang nakararaan bilang overseas absentee voter. Matapos bumoto, nagtanghalian ang mag-anak kasama ang ilang malapit na kaibigan ni VP Lenny.
Dumaan din sila sa Amang Hinulid Chapel sa bayan ng Calabanga para manalangin sa pinaniniwalaang milagrosong imahe ng patay na Hesukristo. Ang mga kabarangay ni VP Lenny sa Magaraw, excited at maaga pa lang ay bumoto na. Masaya kami. Nandito sa amin ang presidente ng Pilipinas. Masaya dahil magkakaroon ng presidenteng Bicolana. So umaasa kayo na si VP Lenny ay mananalo? Oo. Talagang siyang magiging presidente. May ilang foreign observers din sa pinagbotohan ni VP Lenny sa Karangkang Elementary School kung saan hindi nagkaaberya sa mga vote counting machines. So far, things seem to be running very smoothly and it's very encouraging. Lots of people out to vote. Pero ang ikinababahala ni na VP Lenny at running mate na si Senador Kiko Pangilinan na bumoto sa Silang, Cavite ay ang mga nagkaaberyang vote counting machines at mga napaulat na karahasan. Medyo nakakabahala yung mga reports all over the country ngayon. Pinakaayon natin mangyari na mayurakan yung integridad at linis ng eleksyon na to. Kasi doon magsisimula yung gulo. Ipakita ng mga authorities na on top sila ng lahat na nangyayari. Kasi dito naman nakasalala yung pagtitiwala ng tao sa pamahalaan. We expect more reports of malfunctioning VCMs dahil noong 2019. Ang estimate namin based on the COMELEC report is about 3 million votes ang na-cover ng mga malfunctioning VCMs at corrupted SD cards. Malaking boto yung 3 million, no? So kaya ang panawagan natin, siyempre, bantayan natin. No? Hiling ng Lenny Kiko tandem na idokumento ang mga insidente at ipagbigay alam sa kanilang mga abogado. Inaasahang mamamalagi muna ng ilang araw si VP Lenny dito sa Magaraw, sabay siyang magmamonitor ng resulta ng halalan 2022 at quality time na rin kasama ng kanyang mga anak matapos ang 70 araw na kampanya. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Sa Sarangani Province, tumagal lamang ng mahigit kalahating oras ang pagboto ni Senador Manny Pacquiao. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. 40 minuto lang nagtagal sa kanyang polling precinct sa Kiamba Central School Sped Center sa Sarangani si Prom D Standard Bearer Senador Manny Pacquiao. Ang nagpatagal-anya sa kanya ang pagpili ng ibobotong senador na umabot lang sa 10 imbes 12. 10 lang yung pumasa sa aking qualification na tinitingnan. May pakiusap naman si Pacquiao sa gitna ng maraming kwento ng umano'y dayaan sa halalan 2022. Kung kayo may alam, magsumbong na kayo kung sino yung may plano mangdadaya. Kasi kung anong kahinat na ng ating bansa tapos kayo may alam, hindi kayo nagsasalita, kayo rin ang dahilan bakit naghirap yung bansa natin. Dahil tapos na ang halalan, umaasa si Senador Manny Pacquiao na sa dakong huli magkakaroon ng maayos na resulta itong pagboto ng mga Pilipino. At ang pakiusap lang niya, sana maging makatotohanan ang resulta dito dahil lumaban naman sila ng parehas. Samantala sa Fermin Foster Elementary School na pinagbotohan ni Jinky, may insidente nang napunit pa ang balota. Pansing walang suot na mask si Jinky at mga kaanak niya nang bumoto. Isa sa mga patakaran ay dapat naka-ano face mask. Sa Rafael Palma Elementary School naman sa Maynila, bumoto ang running mate ni Pacquiao na si Lito Atienza na naka-wheelchair pa at hirap pa rin maglakad matapos ang kanyang knee replacement operation. Kwento ni Atienza, nag-aalala siya kung bakit tumagos ang ink sa balota sa party list group na katapat ng pangalan ni Pacquiao. Ipinagtataka rin ni Atienza na hindi binasa ng VCM ang pangalan ni Pacquiao. I'm questioning the fact, bakit tumatagos yung bargain, yung boto ko kay Manny Pacquiao, dumiretso rin sa Duterte Youth. Nasa likod yung party list eh. Manipis masyado. Oh. Ano? So tumagos po yung ano, yung ink? Oo, oh, bakit ganon? Hindi dapat, baka mamaya magkaloko-loko bilang yan, di ba? You have no control over the machine. Anyway, I'll bring the matter to COMELEC at the proper time. Aminado si Atienza, malabo talagang manalo siya. Pero binati na raw niya kagabi si Pacquiao dahil naniniwala siyang ito ang mananalo. Sherry Ann Torres, ABS-CBN News.
Nangako ang tambalang de Guzman at Bello na kanilang itutuloy ang nasimulang laban kahit hindi man pala rin ngayong halalan. Gaya ni na Calioni at Profesor Bello, maaga rin bumoto ang iba pa mga presidential bets. Nagpapatrol, Mike Navalio. Kasama ang kanyang may bahay at dalawang anak, maagang nagtungo sa Cainta Elementary School para bumoto si Labor Leader at Presidential Candidate Calioni de Guzman. Kabi-kabilang tanong mula sa media ang bumungad sa kanya, bagay na ipinagpapasalamat niya. Dahil anya sa atensyong ibinigay ng media sa kanyang kandidatura, malayo na ang narating ng kanilang ikinakampanya. Mula sa simpleng pagrarally sa mga lansangan, pinag-usapan ang kanilang plataforma para sa mga manggagawa sa mga diskurso sa halalan. Sisimulan ko yung pagbabago ng politika sa bansa at ito yung simula. At kami ay, sabi ko nga, matalo't manalo, tuloy-tuloy itong aming gagawin. Na hindi lamang sa lansangan kundi sa halalan ay ilulunsad namin ang isang independyenteng kilusan, isang independyenteng partido. Independyente sa hindi kami yung sasama sa mga elite. Hindi kami sasama yung mga papanig sa oposisyon na elite. Tagilid man sa halalan, nangako ang tambalang Calioni at Walden, itutuloy nila ang kanilang nasimulan. Itong halalan is just the end of the beginning, meaning yung electoral campaign. At yung susunod na kabanata ay mag-unfold na ngayon, which is if a follow-up namin yung sa grassroots, no? sa baba ng lipunan, yung na-mobilize na namin around democratic socialism. Bumoto rin bandang alas 8 kaninang umaga si Dr. at Attorney Joey Montemayor sa Santo Tomas Elementary School sa Sasmuan, Pampanga. Alas 9:40 naman kaninang umaga, bumoto sa Kawayan Central Elementary School sa Marantau, Lanao del Sur si Faisal Mangundato. Habang sa M. de los Reyes Memorial Elementary School sa Puerto Rivas, Balanga, Bataan, bumoto si dating Defense Secretary Norberto Gonzales. Sa Tagaytay naman, bumoto si dating Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Very satisfying. Nakakatuwa yung get a lot of insights about kung ano talaga ang kalagayan ng tao at ibang-ibang minsan sa descendants sa media. Hindi man kasing sikat o bigatin ng mga tunggali, sapat na para sa mga kandidatong ito na maialok ang sarili at kanilang mga plataporma sa mga kababayang gustong paglingkuran. Mike Navalio, ABS-CBN News. Piniling maghintay ng daang-daang botante na hindi na ipasok sa BCM ang kanilang balota sa isang presinto sa Quezon City. At live po nagpapatrol si Zen Hernandez. So Zen, ano na ang abiso ng mga election officials sa mga botante dyan? Nako Henry, eto nga, lagpas alas 8 na, mahigit isang oras nang sarado yung butohan, ano? Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin naaayos yung apat na BCM na hindi gumagana dito sa President Corazon, si Aquino Elementary School sa may batasan sa Quezon City. Hindi pa rin kasi dumarating yung replacement na SD cards na inaasahan ngang manggagaling mula sa Cavite. Isa dun sa mga apektadong clustered precinct, itong precinct 421. At inyong nakikita, ano, nandito pa yung ating mga miyembro ng electoral board, may mga poll watchers, at minsan-minsan may mga bumoboto pa rin. Kasi yung ilan nating mga botante dito, medyo pagod na, gutom na, at pinili mang maghintay, minsan napipilitan na rin na sila ay bumoto na, kahit ibig sabihin nito ay hindi na sila yung mag-feed sa BCM nung kanilang mga balota, no? Pero yung iba, yun nga, piniling maghintay pa rin hanggang maayos yung BCM. Tanungin lang natin yung ating poll clerk dito na si Ginoong Gerald Bautista. Yes. Okay. Sir Gerald, kasi yung ibang BCMs, alas 6 pa lang sira na eh. Ito sa inyo, anong nangyari? Kaninang umaga, nagpe-paper jam na siya. Kaya pagdating nung bandang alas 2, naghang, nung nirestart, wala na, nasira na. Parang sabi nung SD card, sira daw. So, nireport namin sa Comelec, sabi po, papalitan na lang daw nila. So, hanggang ngayon, naantay namin kapalit. Pero marami po ayaw pumayag doon sa
sistema na kayo na lang yung maglalagay o magsusubo doon sa VCM pag naayos. Ano pong pakiramdam bilang teacher? Ayun, nakakasama lang ng loob. Parang hindi nila kami pinagkakatiwalaan kahit na kami mga teacher, tapos may kasama rin naman kaming watcher na pwedeng nagbabantay sa amin habang ginagawa yung pagpapa ng balota sa kanila. Okay, maraming salamat po. Ayon kay Sir Gerald, nasa 200 din yung pumayag ng bumoto. Henry, pero dito, puntahan lang natin, pag tiningnan nyo dito, marami pang mga naghihintay na ating mga botante. Yan yung mga nagdesisyon na hintayin talaga na dumating yung replacement SD card at saka lang sila boboto. Para talagang makita nila sila yung magpapasok ng balota, makakakuha sila ng resibo at matcheck nila na talagang nabilang yung kanilang boto. Yan yung mga desidido. Ito, nakausap ko kanina dito si Erica. Si Erica, ilang oras ka nang naghihintay? Almost 5 hours na po since kanina pa po kung take ako nakapila dito. So, medyo babad na po sa initan. Pero mahalaga po kasi sa akin na nababantayan ko yung boto ko na nasa karapat-dapat na kandidato ko mapupunta yung boto ko. Pero wala ba daw tayong tiwala sa ating mga teachers? Or ano ba yung kinakatakot talaga? Hindi naman po sa walang tiwala, pero mas mapapanatag po kasi yung loob ko na alam ko po na mayroon po akong resibo na makikita yung pangalan ng mga kandidato na gusto ko po. Alright, maraming salamat, Erica. So yan, Henry, walang mangyayari kundi hintayin yung pagdating ng replacement SD cards talaga. Kailangan magtiyaga. Ayon nga doon sa head ng DepEd supervisor officials dito sa eskwelahan na ito, kahit ilan pa yan yung nagpupumilit na maghintay, kahit isa lang yan, kahit dalawa lang, willing naman yung lahat ng staff dito ng electoral board na mag-extend hanggang maayos itong issue. Henry, hindi natin masabi kung hanggang kailan talaga. Oo nga, Zen. Ano oras ba kasi nag-bog down yung BCM? Kasi ilang oras na, mahigit ng 4 oras kung di ako nagkakamali. Kung manggagaling lamang yung sa Cavite, siguro hindi naman ganun ka-traffic sa mga oras na ito at sa panahon ito. Mm-hmm. Hindi lang 4 oras, Henry. Kasi nga yung unang 2 BCM, sabi ko nga, pag bukas pa lang ng botohan, alas 6 ng umaga, hindi na gumana. SD card ang problema noon. Tapos bandang hapon, ito nga, kasama yung VCM na ito ng Clustered Precinct 421 na nagka-problema. So, kanina, bago magtanghali, may nakita na tayong mga technicians ng COMELEC. Pero apparently, sila ay pumunta lamang dito para i-check nga kung talagang SD card yung problema at tinanggal yung SD card. So, ngayon, hinihintay pa natin silang bumalik para naman dalhin yung mga pamalit na SD card. Yan ang hindi masyado maintindihan ng mga botante dito kung bakit kailangang abutin ng ganun katagal. Pero siguro kailangan na nating makuha ang panig dito ng COMELEC para maipaliwanag sa atin na mas mabuti, Henry. Tama ka, sir. No? Kailangan ng paliwanag ng COMELEC. Pero ang hinihintay rin ng mga tao, kung sila ay nakipag-ugnayan na sa COMELEC, at ano sabi sa kanila ng COMELEC? Maghintay na lamang kayo, hindi man napapalo. At kung nasa na yung mga kinakailangang parapernalya o kinakailangan na replacement, SD cards. Ang sabi sa atin. Ang sabi sa atin, itong mga official dito, umpisa pa lang ng problema ay nakipag-ugnayan na sila sa COMELEC. So hindi daw sila nagkulang. Kumbaga, sa pakikipag-ugnayan at pagsabi sa COMELEC na nagkakaroon nga ng ganitong mga problema dito sa kanilang polling center. Kanina, nung tayo'y mag-live, yung unang live natin sa pagpasok ng TV Patrol, ang sabi sa atin, parang papunta na yung SD cards dito mula sa Cavite. Pero yun nga, okay, maraming salamat, Zen Hernandez. Nag-aabang pa rin doon sa Quezon City. Samantala, sa pagkakataon nito, meron na pong initial. Ito po ay partial, unofficial results ng halalan ngayong araw na ito. No? 3.20% election returns as of 7:17 p.m. ngayong May 9. Nangunguna po
Ulitin natin, 3.20 unofficial partial results. Marcos Bongbong, 958,219. Robredo Lenny, 409,608. Pacquiao Manny, 79,668. Domagoso Isko Moreno, 54,755. Lacson, 26,387. Initial lamang po ito na ating natanggap hanggang sa mga oras na ito. Ano po? Muli po, partial, unofficial, 3.20% ng election returns. Ika-anin po, Mangundato Faisal, 4,428. Ikapito, si Ernie Abelia, 2,943. De Guzman Liodi, 2,419. Norberto Gonzalez, 2,272. Jose Montemayor, 1,669. Iyan po ang mga datos na initial po na nakukuha natin. Sa pagka-vice presidente, Duterte Sara, 926,748. Kiko Pangilinan, 262,613. Vicente Tito Soto, 241,687. Doc Willie Ong, 55,988. Lito Atienza, 6,854. Iyan po ang unang lima sa pagka-vice presidente. Ang mga sumusunod, Manny Lopez, 3,762. Walden Bello, 2,555. Carlos Serapio, 2,305. Rizalito David, 1,357. Ulitin po natin, ano? 3.20% ng election returns, pasimula pa lamang po ito ng mga nakukuha ng mga resulta sa naging halalan ng araw na ito. Maghihintay po tayo hanggang maya-maya, kaugnay ng patuloy na pagdagsa ng mga numero mula po sa mga presinto na nauna ng nagbilang ng mga boto. Ulitin po natin ang nanguna sa mga sandali ito. Marcos Bongbong, 958,219. Robredo Lenny, 409,608. Manny Pacquiao, 79,668. Isko Moreno Domagoso, 54,759. At Ping Lacson, 26,387. At number 6, Mangundato Faisal, 404,428. Abelia Ernie, 2,943. At Karen, ito yung initial na resulta. Ulit-ulitin po natin para malinaw lamang, 3.20%. Napakaaga pa para sabihin ito na ang trend. Oo, 3.2% lang ito ng election returns, and remember, partial and unofficial. Pero ang interesting dito, Henry, ay nung nakaraang eleksyon, ang ganitong uri ng bilang ng election returns, nakukuha natin ito noon alas 6 ng gabi, alas 6:30 ng gabi. E medyo ngayon, we have to say, it's 8:30 in the evening. So ang tanong nga ng ilan, mas kumbaga, gaano katagal ngayon ang pagpasok ng mas malaking bilang at magsisimula ng official count, or kahit na lang yung malaman kung sino o kailan ang panalo. Una-una, medyo late, nagsara, alas 7. Pangalawa, ang daming nasirang VCM, ang daming naghintay kahit na meron ng cut-off. Lagpas ng alas 7, no? So hindi makayumpisahan ng mga bilang hanggang naghihintay. Kanina nga, report ni Sen. Hernandez, ngayon alas 8 na pasado, naghihintay pa yung mga tao na pumili na hantayin yung replacement na memory card na wala pa hanggang ngayon. So ito si marahil nakaka-cause ng delay doon sa pagbilang ng mga boto. Okay, yung vice presidential race, si Davao City Mayor Sara Duterte ang nangunguna with 926,748 votes. Si Senator Kiko Pangilinan at 262,613. Si Senate President Vicente Soto with 241,600
1,587, si Doc Willie Ong 55,988, Lito Atienza with 6,854. So yan po yung kumbaga, ito yung top 5, so to speak, ng mga tumatakbo. At siguro kailangan rin natin malaman kung saan ang galing yung mga boto. Kasi tama. Nangyari. Election returns, ang pumasok na. Oo, nangyari. Kwento nga ni Edson kanina, no? Noong 2016, ang unang pumasok kasi yung mga boto mula sa Norte, which is bailiwick. Noon ni Nooy Senador Bongbong Marcos, no? Yung labanan sa pagka-presidente. So, kaya nung initial na mga results, lamang si Bongbong Marcos, okay. No? Eto naman, sa senatorial race, we repeat, this is only 3.2% of the election returns, partial and unofficial. Nangunguna si Robin Padilla at 749,000, 265,000 votes. Lauren Legarda at 711,000, 154 votes. Rafi Tulfo with 687,000, 813 votes. Bernadette, please. Cheese Escudero. Wingat Chalian, 595,021. Si Senator Cheese Escudero, 588,056. Mark Villar, 560,065. Okay. Ang susunod natin, the 7th. Okay. Ikapito, si Alan Peter Cayetano, 544,251. Ikawalo, si Joel Testaman Villanueva, 540,280. Pangsiyam, si Mig Subiri, 534,873. Okay. JV Estrada is at number 10 ng 461,607. Risa Ontiveros at 447,129. So may magkapatid na nasa top 12 based on the 3.2% election returns. Jingoy Estrada at number 12 na 438,293. Pero mahalagang makita natin ang 13 to 15. Yun. Mm-hmm. Siyempre, magagalaw pa to Gagalaw pa to. Number 13, Jojo Binay, 398,251. Si Bistek Bautista, 373,187. Gibo Chodoro, 367,931. Ika-16, si General Guillermo Eliazar, 334,853. Si Harry Roque, 320,256. At Gringo Nasan, 311,572. Okay. Medyo magkakalapit kung tutuusin, ano? So, ito po yung top 18 ang pinakita natin. Mm-hmm. Ang wala dito na re-electionist so far is Senator Richard Gordon and Senator Laila De Lima. Dito po sa initial na 3.2% of the ERs. I think ang magandang punto nga na sana maipaliwanag sa atin ng COMELEC is saan galing itong 3.2%? Saan mga lugar? Baka galing ito sa mga, yung unang resulta sa mga bailiwicks ng mga kandidato. Kaya natural, medyo lamang sila. Hindi ba dumadating yung mula naman sa bailiwick ng mga kalawang kandidato. Ang pangako po ng COMELEC, di ba, nung 2019, nagkaroon ng tinatawag na 7-hour glitch. Natawag yon sa term na 7-hour glitch overnight, pero tiniyak ng COMELEC that they've upgraded their system na hindi mauulit ang glitch na yon at umaasa sila na tuloy-tuloy ang bilangan. Ang makalagap po kasi sa mga manonood at sa botante, ang tinatawag na tiwala. Yung maipapaliwanag, saan ang galing ang boto? Bakit ganun ang boto? Gusto makita po ng botante yon. Saan ba to nang galing? Yung pwede po nila matrack kung bakit tumaas ng ganun ang bilang ng isang kandidato. At ganun din ang nangyari kanina, Karen, no? Badet. Yung pagbabantay ng mga tao sa kanilang mga boto sa mga BCM sa mga BCM ayan. Okay, mga updates. Updates. Sa presidential race, okay, 36.98%. So close to 37%. Close to 37% na ito ng ERs. Nangunguna si Marcos Bongbong, 12,065,875. Number 2, Lenny Robredo, 5,756,125. Manny Pacquiao, 957,000.
851. Number 4, si Isko Moreno Dumagoso, 874,188. Senator Ping Lacson, 407,652. Okay, so yan ang top 5 doon sa ating tumatakbong pagkapangulo. Sa vice presidential race naman, Sara Duterte at 11,775,000. Ayun, napalitan na. Okay, ibalik natin doon. Pero ito yung 6 to number 10 ng presidential. Pero doon na tayo sa top 5. Sara Duterte, 11,775,010 votes. Kiko Pangilinan, 3,665,072 votes. Senate President Tito Soto, 3,300,628. Doc Willie Ong, 887,199. Lito Atienza, 82,035. At ipapakita natin yung 6 to 10. All right. Okay, so it's almost 37% na yan ang boto. Medyo mas mabilis nga, no? Ngayon, nakikita natin. Ito ay mula po sa COMELEC Transparency Survey. So although this is unofficial, of course partial, ito mga datos na ito ay mula rin sa Commission on Elections. Okay. Interesting is ang senatorial race, even if these are unofficial and partial, is si Robin Padilla in any of the surveys was never number one. And yet, in the early count, he's showing clearly that, surprisingly, he's number one at 9,818,045. Lauren Legarda, who's been number two to four in several surveys, is at 9,692,138. Rafi Tulfo, consistently number one in the surveys, is now at number three, based on this count, at 9,268,236. Ang ika-apat sa ngayon ay si Win Gatchalian, 8,366,692. Ika-lima si Cheese Escudero, 8,329,481. At Mark Villar, 7,699,904. Pang-pitong pwesto naman si Joel Villanueva, 7,568,260. Alan Peter Cayetano, 7,565,959. Mig Zubiri, 7,248,670. Okay, Risa Ontiveros pasok sa 10, 6,376,002 votes. Ang magkapatid na JV Estrada Jinggoy ay nandun sa 11 and 12, no? JV with 6,252,318. Jinggoy Estrada, 5,692,808. Both re-electionists at kapwa natalo nung 2019 nung tumakbo sila sa pagkasenador. Nasa 13th, si Herbert Bistek Bautista, 5,327,373. Gibo Teodoro, 5,143,513. Jojo Binay, 5,140,463. Guillermo Eliazar, 4,894,574. Shell Jokno, 4,517,803. At si Harry Roque, 4,449,772. All right. So yan ang top 18. Once again, binanggit natin, may ilang re-electionists na wala pa dito sa top 18. This is almost 37% of the votes, exactly 36.98%. Maraming factors actually, no? So meron kang survey is one of the factors, snapshot po yan. Pero ang tanong din dyan is ang tinatawag nila sa kahuli-hulihan, who will deliver the votes for you? So merong you have local government units, may command voting, ang endorso ng isang malaking simbahan is a factor. It's actually the delivery pagdating na sa araw ng eleksyon. Doon nagbabago ang either standing mo, bilang mo, kung makakapasok ka. Pero kung partial pa lang ang pag-uusapan, mukhang tama yung mga survey dahil ang laki ng mga pumapasok ngayon kay Bongbong Marcos kung survey ang pagbabasehan. Based on the presidential and vice presidential. Malaking nga naman yung labang at 36.98 na election returns. Okay, look at this. Sa ngayon to. Sa bago to, si Shell Diokno ay pumasok now at 17. Number 17.
bumaba si Harry Roque sa number 18. So interesting, it's now lagay natin sa relo ko, it's 8:45, tama ba? 8:45, this is already 36.98% of the votes. So kung ganito ang pacing niya, ang tanong, kaya ba ma-deliver ito ng COMELEC na before midnight, you may have at least 50% or 60% of the election returns. Tandaan natin na ang bawat kopya ng election returns, napupunta ito sa iba't ibang grupo. So una, may partidong pinupuntahan. The second election return, bawat registered na partido, may sarili silang election return. I think the fourth election return goes to PPCRV. NAMFREL as an election return. So maraming checks and balances naman para makita talaga ang resulta. Ito po, as of 8:02 p.m., ito okay. Mga resulta na ito. So kanina lang po. At ito ay mismo mula sa COMELEC. Pero inuulit-ulit po namin, ito ay partial unofficial results. At ito ay halos 37% pa lamang ng election return. So malayo pa. Hindi natin alam kung saan ang galing itong mga boto ito, kung anong riyon, kung kanino mga bailiwik, ano, ng mga riyon. So patuloy ang ating pagmo-monitor. Ano po? All right. Now it's 46.92% of the election returns. Konti na lang, kalahati na po ito ng election returns. Bongbong Marcos is number one at 15,339,878. Vice President Lenny Robredo, 7,288,834. Manny Pacquiao at number 3, 1,262,192. Number 4, Isko Moreno Domagoso, 1,063,656. Ping Lacson, 505,265. Yun po ang unang lima sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente, ito po, nangunguna pa rin, Sara Duterte, 14,973,051. Kiko Pangilinan at number 2, 4,632,451. Vicente Tito Soto, 4,197,511. Doc Willy Ong, 1,083,423. And Lito Atienza, 106,280. As of 8:17 p.m. Okay. All right. Sa senatorial race, we are reading 46.92% of the election returns. Robin Padilla pa rin ang number one at 12,491,886. Pag napatuloy ito, si Robin Padilla ang masasabing dark horse of the Senate race because hindi to predicted by any survey or any of the analysts. Loren Legarda at number two with 12,237,106. Rafi Tulfo at number 3, 11,718,657. Nasa ikaapat pa rin si Win Gatchalian, 10,511,221. Nasa ikalima si Cheese Escudero, 10,473,576. At ikaanim si Mark Villar, 9,702,505. Pang-pito, Alad Peter Cayetano, 9,574,961. Joel Villanueva, 9,534,286. Mig Zubiri, 9,191,041. Risa Ontiveros, 8,012,822. J.V. Ejercito, 7,912,678. And Jingoy Estrada at 7,257,967. Okay. Ang pagitan, tingnan natin ang pagitan ng bilang ng number 12 or 13. Alam naman natin sa mga nakaraang halalan, etong labanan eh. Ito yung mga number 10 to 13, no? So, Herbert Bautista at 13, 6,675,901. So, siguro may 500,000 ang pagitan niya with Jingoy Estrada sa 12th place. Si Jojo Binay, former Vice President Jojo Binay, actually in the last few surveys has always been in the top 12. Kaya ito, medyo siguro may ilan na nagugulat na number 14 siya at 6,527,106. Si Gibo Teodoro is at number 15, 6,467,246. Ang tanong
tanong is kung makakapag-deliver ang mga suporta kay Teodoro at biglang umakyat sa top 12. Ika-16 si General Guillermo Eliazar, 6,091,561. Shell Joknov, 5,594,788. At si Harry Roque, 5,589,110. 46.92% as of 8/17. Hindi ko alam, no, kung ito ay matatawag na trend na, no? Siguro pag hinintay natin ang 60% na konti na lang. Okay. Actually, pero very interesting ito pong punto ng automation. Siguro ito ang dahilan kung ba't sinabi ng COMELEC, just to be objective, na naniniwala sila that in the end, it's a success. Yun ang sinabi ng COMELEC kay at sa ating correspondent na si RG Cruz. Kasi ang spirit o spirito ng automated elections is sa parehong araw na yon, ilang oras pagkatapos at nagsara ang polling precincts, meron ka ng ganitong uri ng partial and unofficial results. Paano kaya yung mga nandun sa mga pila, hindi nakaboto? Bernadette, so, Henry. Gaano kaya karami yun? Yun ang tanong ko. Gaano karami yung naghihintay o yung late na nakaboto dahil sa paghihintay? Dahil, well, 1,800 incidents ng abirya sa mga vote counting machines. So ilang tao ang apektado noon? Ilang libong tao? Ilang daan libo? Hindi lang yan, kasi baka mamaya naririnig nila itong mga partial results na ito. Hindi na pwede, sarado na. Baka umuwi na sila, hindi na rin sila magtyaga kahit na sarado na. Pwede. Kasi pag nandun ka na, baka magboto ka man. Okay. So, ang isa pang bagay dito na interesting, is so it's now 46.92%. Ito na halos 47%. Halos. Okay, balikan natin ang kasaysayan ng konti, no. 2016, kung maalala natin, si dating Pangulong Duterte, nung mayor pa lang siya noon, his popularity rating was at 36%. But he had more than 16 million votes, and that was 33% of the voting population. Duterte was more than 16 million votes at only 46.92 of the election returns. You already have Bongbong Marcos at close to 16 million votes, roughly. That's 15,339,878. There are 65 million voters this election. The turnout in the Philippines is always either 75 to 80%. So, ang tanong ngayon, you'll have a bigger number in terms of yung mananalong pangulo ngayon. And to think, kasi si Duterte na ang pinakamalaking bilang. Yung 16 million, no? Pero siguro ulit-ulitin natin na 46.92%. Hindi natin alam kung trend na to. Pangalawa ay kung saan ang galing itong mga boto na ito, kung saan din yun, kung kaninong bailiwick. Hindi pa natin na-analyze ito, no? Kasi 2016, ganyan din yung initial na nangyari. Pero pwede natin take note na 15 million yung si Bongbong Marcos, 7 million si Lenny Robredo, medyo kalahati. Di ba yun naman ang sinasabi, kailangan malaking-malaki yung panalo, sabi kanina ng mga analyst na nakausap natin, para rin walang maging question doon sa resulta. Pero as we can see, medyo malaking-malaki ang pumapasok na boto kay Bongbong Marcos at 15,339,878. Again, this is 46.92% of the election returns. Alam mo, this is also kasi, isa tong malaking tinatawag na test pagdating sa mga institutional survey firms. Kasi ang mga institutional survey firms ay binatikos rin ng marami, tinanong ng kanilang methodology, yung kanilang pamamaraan, kung sila'y nai-impluensya. Pero pag ang lumabas sa survey, sa resulta, ay tulad halos nang lumabas sa survey, then nangangahulugan na kahit pagkatapos ng pandemya, kahit matapos ng 6 na taon ni Pangulong Duterte, is the methodology works. But we will only see it after the results. Although interesting is the Senate race with Robin Padilla. Dahil nagbabago pa rin. Kung may analyst tayo dito, interesting na case study ang pag-akyat ni Robin Padilla sa number 1.
Although balikan natin konti ang kasaysayan, ganun ang nangyari kay Grace po. Natatandaan ko, we were all covering. Sa survey, hindi nag-number one si Grace po noon. Bigla na lang nagulat ang lahat na biglang siya'y number one nung tumakbong unang pagkakataon sa pagkasenador. I believe this was in 2010. Tama ito, no? 2010 tumakbo si Grace po. And nag-number two rin si Loren Legarda noon. Mm-hmm. Tumakbo sa pagka-senador. Senador. 2016 sa pagka-presidente. Yeah. Pero walang prediction noon na si Grace po would be number one in 2010. Pero kung tutuusin, yung lamang ni Robin Padilla, 12,491,000. Kay Loren, 12,237,000. Medyo maliit lang yan. So may possibility na magbago yan. Kahit yung kay Rafi Tulfo, pwede pa rin eh. Pwede pa rin. Hanggang siguro kay Win Gatchalian o kay Chis. Medyo may posibilidad pa. May punto ka, partner. Kasi, tama, ito lang, just for conversation, point of discussion, pag pumasok, let's say, ang Bicol region, yes. That's roughly 3 million. So, ang tanong dyan, magbabago ba ang ranking ni Escudero? Yes. Malaking bailiwick yun. Diba? Kaya nga, yung tinatanong natin kanina, saan ang galing itong mga botong ito? Mm-mm. Anong region? May kanya-kanya kasing lakas yan, di ba? Ang grupo ni Bongbong Marcos, malakas sa Norte, si Sara Duterte, malakas sa Mindanao, si BP Lenny, malakas sa Bicol at ibang parte. Si Isko, malakas sa NCR. Now, historically speaking ito, ang ganda pag presidential and vice presidential, factors yan. Sa senatorial race, sinasabing ang 1 to 8 at 46.92%, parang siguro nakakahinga ng ilan sa mga ito. Alam mo yun, nagkakapi na yan. Sinasabi nila po na at least pasok ako. Yun. Ang tanong na lang ng ilan dyan ay ranking. Ngayon noon pa naman, nagko-cover na kami, talagang ang 10 to 12 ang binabantayan. Natatandaan po ninyo nung huling eleksyon, maghirap ang nangyari kay JB Estrada, kaibigan niya si Senator Nancy Binay. At parang 100,000 lang, napakaliit na bilang. 12 and 13, si Nancy Binay ang pumasok, labas si JV Estrada. And ang maghirap sa ganun kasi, anong gagawin mo? Lalo na, alam mo, itong mga senador na to, syempre, they're colleagues. Magkatrabaho sila. Wala kang magawa sa ganung sitwasyon. Kundi maghintay. Maghintay ng ka na final lang. Tapos, results. Ang hirap nung medyo tawag nila dyan, di ba, yung nandun ka sa tail end ng pagbilang sa pagka-senador. Marami na rin mga senador nitong mga nagdaang mga eleksyon, lalong-lalo na sinabi mo ngayon, number 10 hanggang 12, ang nalaglag na tuloy yan. After ilang days, kala nila pasok na sila, nalaglag. Marami rin. At one point, Laila De Lima. Yes. Pumasok si Laila De Lima. At may nalaglag na si Gringo na siya. Francis Tolentino. Election memory to. Election coverage memory po to. Wala tong notes. Habang tinitingnan ko tong numbers na ito, 46.92%, Bongbong Marcos with 15,339,878. Ang iniisip ko ngayon, at how many percent kaya may magkoconcede na may panalo na, I wonder. Actually, sa Amerika, depende. Magandang tanong yan, Bernadette, because sa Amerika, pag obvious na alam mo yon, wala ka ng chance ang manalo, magko-concede ka na para hindi na bilangin ang boto mo. Mag-concentrate na lang dun sa lumalaban. Diba? But dito, makatapusin nila ito hanggang dulo. Ay, lalo na, yung nasa 13 hanggang 15 siguro, mahirap din mag-concede agad. No? Oo. Ang interesting lang dito compared to 2016, kung natatandaan ninyo, itong 1 to 3 so far, no, based on 46.92, ang layo ng agwat ng number 2 na si Robredo to the number 3 na si Pacquiao. You have to remember in 2016, yung Duterte, Rojas, and Grace po, kahit papaano, at one point nung bilangan, hindi pa ganun kalaki yung mga agwat. Diba? So tama nga yung unang mga analysis, no? At the end,
ito ay sa pagitan ni na Marcos at Robredo lamang. Ang tanong na lang dito talaga, will the voters for Robredo? Sinasabi ka, itong tanong sa mga analyst, tinanong mo rin, is it possible that there'll be an upset? Yung bigla na lang magulat. Magulat, let's say, ang sambayan ng Pilipino dahil lumalabas sa survey ay iba based rin sa nakitang mga rally na ipinalabas. Dapat ang tawag dyan, may balwarteng malaki na pumasok. Yun ang hinihintay natin, kung saang mga balwarte yung papasok, kung kanino. Okay. Now, okay. It is 832. 832, 53.5% na po ito ng mga boto. What does that mean? Mahigit po sa 30 milyong boto na po ang nabibilang sa ngayon election returns partial. So right now, mahigit kalahati. Oo, mahigit na sa kalahati. Bongbong Marcos at 17,541,799. Nalampasan na po ni Marcos Jr. ang bilang ni Duterte nung siya'y nanalo bilang Pangulo noong 2016. Lenny Robredo at 8,311,501. Manny Pacquiao, number 3, pero malaki po ang agwat at 1,486,592. Pero hindi pa ito ang majority. Nalagpasan na, pero hindi po masasabi majority. Majority ng 53.5. Ng majority na yan. Ng voters. Ng voters? Oo. Ng election returns. 100% election returns, 53.5. Ilan ba ang votante? 65 million, that's 65 the majority. Yeah. Pero I would assume na yung majority, kung 65 million... That's more than 30. Yung sama-sama lahat? Oo. Oh, okay. Ang sinasabi ko, yung majority nung pagkapangulo. Okay, tama. Yung bilang. Yung bilang. Yung bilang. So, okay. Number 6, si Faisal pa rin. Faisal Mangundato. Number 7, si Ernie Abelia. Number 8, Leody de Guzman. Number 9, Norberto Gonzalez at Jose Montemayor. Of Vice Presidential, Bernadette. Ito number 6, Manny Lopez. Yung number 1. Skip natin na yung number 1 ng Vice Presidential race. Maibabalik ba natin? Ayun. Sara Duterte, 17 million. Tama yung survey. Kung titignan mo, hindi nagkakalayo ang Marcos at Duterte. Based on the surveys, 17,155,745. Kiko Pangilinan, 5,276,161. Tito Soto, 4,783,190. Doc Willie Ong, 1,209,536. And Lito Atienza, 123,410. At ito'y palabas natin, yung 6 to 9. Number 6 to 9 ng vice presidential race. Okay, so 53.5% na po yan ang election returns. So technically, yung pinag-usapan natin kanina, majority na ito ng election returns because it's more than 50%. But ang tanong ni Kung majority Henry, na ito majority. Para sa individual ng mga candidates. Yeah. Mm. Because actually, sa kasaysayan ng Pilipinas, we've had what we call pluralist presidents. Mm. Hindi po sila technically majority ng botante, although with Erap Estrada, he was the majority. Pag binalikan natin ang bilang niya, si Erap Estrada is mostly pinakamalaking bilang but not the majority of the voters. Lumamang sila, pero hindi ganun kalaki. Yes. So, Robin Padilla sa senatorial race, these are 53.5% of the election returns is still at number 1. 14,309,020. Siguro gulat na gulat si Padilla sa bilang na ito. Lauren Legarda, 30,939,469. Pero tama kayo, partner. Medyo mababas. Wala pa sa 500,000 ang pagitan. Right? Rafi Tulfo, now at 30,356,368. Nasa number 4, Win Gachalian pa rin. 11,952,367. Number 5, Escudero Cheese. 11,908,752. Mark Villar, 11,048,941. Alan Peter Cayetano, 10,934,836. Joel Villanueva,
10,842,038, Mig Zubiri 10,510,062, Risa Ontiveros 9,105,933, JB Ejercito 9,029,885, and Jingoy Estrada at 8,319,473. All right, ito yung number 13 to 18 of the senatorial race. Si Herbert Bautista, 7,580,025. Former Vice President Jojo Binay, hindi pa rin pasok sa top 12 based on this 53.5% of the ERs. 7,456,902. Gibot Teodoro at 15, 7,353,392. And si Guillermo Eliazar na. Si Guillermo Eliazar, 6,875,970. Number 16 po. Number 17, si Harry Roque. At tumaas na naman ang bahagya, no? 6,366,013. At si Chel Jokno, 6,301,353. Number 18. Alright, so yan po ang partial and unofficial count of the election returns, 53.5%. Yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila, pero hindi pa tapos ha. Hindi pa tapos ang pagbabantay ng ABS-CBN. Okay. Tuloy-tuloy ang ating coverage. Tumutok lamang po kayo. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito po kami para sa inyo. Saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Umaga Diaz. Diyan lamang po kayo dahil patuloy po ang aming halalan 2022 special coverage at sama-sama po natin naabangan ang resulta hanggang sa huli ng bilangan na ito. Maraming salamat po at magandang gabi.